Narito na ang mga binamanong balita ngayong Martes. Ngayong big time ang oil price hike, fuel subsidy para sa mga PUB operator at driver, inaabangan. Mga kondisyon ni Pastor Apollo Quibuloy bago siya sumuko, tinawag na tail wagging the dog ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay ng araw ng kagitingan, ilang tren sa bansa may libreng sakay sa piling mga oras. At total solar eclipse nasaksihan sa iba't ibang bansa. Magandang umaga mga igan, Martes ngayong araw, April 9. Huwag nang pahuli sa pag-ikot ng unang ratsyada ng mga balita. ₱1.6 billion ang ilalang pondo para sa fuel subsidy ng mga PUB operator at driver. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinihintay na lang nilang utos ng Department of Transportation na ipamahagi ito. Kung sakali, ₱10,000 na ayuda makakuha ng mga operator at driver ng modern jeep. ₱6,500 naman para sa mga bus, minibus, traditional jeep, tourist at school buses. At ang mga taxi, ₱1,200 para sa mga delivery rider at ₱1,000 sa mga tricycle driver. Sabi ng LTFRB, may mga kailangan pa ayusin sa pamahagi ng ayuda. Viral ngayon online ang electricity bill na natanggap ng isang taga Samal Island sa Davao del Norte. Umabot kasi sa mahigit ₱1,000,000 ang kanyang bill para sa buwan ng Abril. Paliwanag ng Northern Davao Electric Cooperative, nagkamali raw sa reading o pagbasa ng metro. Ang tama raw na total bill ng customer ay ₱1,500. Humingi rin sila ng paumanhin sa customer. Hindi naman building yan na fully air conditioned. Oo nga, di ba? Paano yan? 24/7. Tamang duda tuloy tayo ngayon yan. Hinimatay ba yung may-ari? Ha, bago nagbayad. Grabe, kaya ikuwenta mo, hindi abot ng 1 million. Oh, kaya nga. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quibuloy. Yan ang SOTD o Soundbite of the Day mula kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mga inilatag na kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quibuloy bago siya sumuko. Sabi rin ng Pangulo, magiging patas ang proseso laban kay Quibuloy. Hindi rin daw dapat mangambang pastor sa kanya mga kaso sa Amerika kaugnay ng sex trafficking conspiracy at bulk cash smuggling. Naharap din si Quibuloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kasong qualified trafficking na ayon sa Department of Justice ay non-bailable. Nauna lang sinabi ni Quibuloy na nagtatago siya para protektahan ang sarili at hindi dahil may kasalanan siya. Fear not. Huli nang dumaan ang sasakyan at convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson sa EDSA busway. Tiniketan at pinagmumuta ng tig ₱5,000 ang dalawang driver ng convoy ni Singson. Humingi ng paumanhin si Singson at sinabing hindi dapat ito tularan. Kaugnay naman sa puna na walang plaka at may blinker ang kanyang sasakyan, paliwanag ng dating governor na bago raw kasi ang kanyang sasakyan. May papeles daw ito pero hindi pa rehistrado. Sabi pa ni Singson, magbibigay raw siya ng premyo pabuya sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila. Wala pang reaksyon ang MMDA kaugnay niyan. Paalala naman sa mga motorista, bukod sa mga bus ng EDSA carousel, ang mga motorista lang dumaan sa busway ay Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Pwede rin dumaan ang mga responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bumbero at Philippine National Police. Pagmumultahin naman ang mga lalabag ng ₱5,000 hanggang ₱35,000, depende kung ilang beses nang lumabag. Maaari rin suspindihin o i-revoke ang lisensya ng motorista. De, tama yung sinasabi ni Singson, ni Governor, na hindi naman ako dumaan, nag-overtake lang. Ganun ang ginagawa ng iba talaga. Pag walang barrier, kahit rider, kahit sino,
Talagang lulusot doon at pupunta na sila doon sa may barrier, doon sila lalabas. So, ginagawa talaga nila. Walang nanguhuli. Alam nila kung saan walang nanguhuli. Ito na. Wala na. Natsempohan. Sasakyan pa rin. Kala ko tangke. Kala ko niyo. Hindi, ano yun? APC na hindi maintindihan. Kwento niya sa DCBB bulletproof. Mm. Mukha naman. Mm-mm. At ina-upgrade ka. Parang bang tinest drive lang. Natsempo. 100,000 ha? Ang bibigay niya sa mga... Doon sa Opo ng Opo, si ano? Si Gabgo. Gabgo. Opo, opo. Ile, respeto yun. Susunod namin i-hear it. Total solar eclipse na saksihan sa ibang bansa. At presyo ng sibuyas sa ilang lugar sa North at Central Luzon, nagmahal na naman. Magbabalik pa unang hirin. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin. Para sa akin, yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, ang tanong tungkol sa batas, sasagutin ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Happy Valentine's! Kapag nagmamahalan, karaniwang dalawa lang ang kailangan. Pero paano kung may sabit na, kabit o number two? Sana dalawa ang puso. Where? Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, ayon sa batas, sino ba talaga ang maituturing na kabit? Kahit ba textmates o chatsmates lang, pwede nang tawaging kabit? Well, I'm not sure kung lahat ay sasang-ayon, pero kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinabing kabit, ito ay yung mga taong nakikipagrelasyon, nakikiapid, nakikipagtalik sa isang taong hindi nila legal na asawa. Hindi rin ito gender specific dahil sa akin, ang kabit o tinatawag na kulasisi o ang number two o ano man ang itawag sa taksil na ito ay maaaring babae o lalaki. Pero dahil nga ang definition nito para sa akin ay may element na pakikiapid o pakikipagtalik, kung textmates o chatmates lamang kayo, hindi ito pasok sa definition natin ng kabit. But of course, para sa iba, hindi daw pakikiapid o pagtatalik ang test ng infidelity. Kapag ma-fall in love daw at magmahal sa taong hindi mo asawa, ay patagtataksil na. Pero wala akong alam na batas na pinarurusan ang falling in love with someone else. Yung sexual infidelity lamang ang pinarurusahan ng ating batas. Hashtag Ask Attorney Gabby, paano naman kung napagbintangan lang akong kabit? Nakasama lang sa picture tapos ipinakalat, nakabit daw ako? Ano pong habol ko? Well, kung hindi naman totoo at ito ay pinagkalat lamang na ibang tao, ito ay maaaring isang form ng paninirampuri na maaaring maging kasong kriminal. Kung spoken, as in sa harap ng ibang tao, sasabihin mo ay, naku, si Sansu, kabit ni Gani. Ganyan. Lalo na kung ikaw isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad, ito ay maaaring kaso ng oral defamation o slander. Kung ito naman ay nakasulat o i-announce sa Facebook o sa anumang form ng social media, ito naman ay maaaring isang form ng libel na palagi nating pinag-uusapan dito sa ating segment. Hashtag Attorney Gabby, may nakukulong ba talaga na kabit? Anong parusa ba sa mga kabit na yan? Well, depende kung ikaw ay babae o lalaki. Medyo madaya talaga ang mga batas natin tungkol sa pagpaparusa sa mga asawang nangangaliwa. So unfair. Pero ganito yan sa ilalim ng ating revised penal code. Kung ang babaeng asawa ay mangangaliwa, ang tawag sa krimen nito ay adultery.
Aiga, narito ba mga balitang ngayong Martes? Bago pa pumatak ang big time oil price hike, mamaya-maya yan, humabol na sa pagpapakarga. Kung diesel ang gamit nyo, 1 peso and 58 centavos kada lito ang tasingil. Ang estimated retail pump price sa diesel ngayon sa NCR ay nasa 54 pesos and 70 centavos hanggang 68 pesos and 55 centavos kada litro. Epektibo rin ngayong araw ang 1 peso and 10 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina. At narito naman estimated retail pump price niyan, 59 pesos hanggang 82 pesos and 75 centavos kada litro. Habang ang kerosene may tasingil na 1 peso and 40 centavos, nasa 73 pesos and 44 centavos hanggang 85 pesos and 90 centavos naman ang estimated retail pump price ng kerosene. Ito naman, pambawing good news. Yan, mga katipid ngayong buwan ng mga customer ng Meralco. Halos piso kasi ang bawas sigil ng Meralco ngayong Abril, kaya bababa sa mahigit 10 piso kada kilowatt hour ang sigil sa isang typical household. Kung nasa 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo, katumbas yan ng kabawasan na 198 pesos sa inyong total electricity bill. Malaki-laki rin. Ayon sa Meralco, ang pagbaba ng generation at transmission charge ang nakaapekto sa kanilang bawas singil. Parang nabawi yung last month. Samantala, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index ngayong Martes sa ilang lugar sa bansa. Kung saan yan, alamin natin mula kay UH Weather Presenter, Anjo Pertiera. Anjo, good morning! Good morning, Miss Susan. Good morning po, mga kapuso. Magpapatuloy ang mainit at malinsang panahon sa bansa ngayong araw. Ang dahilan po niyan ay easterlies ayon sa pag-asa. Ngayong Martes, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 43 degrees Celsius naman po sa Puerto City, Puerto Princesa, Palawan. 43 din sa Aborlan, Palawan. 42 naman sa Bacnotan, La Union, Tugigaraw, Cagayan at Zamboanga City. Habang dito naman po sa Pasay City ay pwede pong umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw. Sisikat na po ang haring araw badang 5:46 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:09 p.m. Ingat po tayo mga kapuso at ugaliin pong uminom ng maraming tubig. Ako po si Anjo Pertiera, ang inyong UH Weather Presenter. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Salamat, Anjo. Samantala, ngayon pong araw ng kagitingan, may libreng sakay ang MRT3 at LRT2. Lahat po ng pasahero ay libreng makasasakay sa dalawang linya ng tren mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mamaya ulit ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. Abangan sa unang balita. Dalawang tanod sa Santa Cruz, Maynila, hinold up ng riding in tandem sa tapat mismo ng barangay hall. At Senador Ronald Bato de la Rosa, makakapanayam natin ukol sa mga kondisyon ni Pastor Apollo Quibuloy bago siya sumuko. Magbabalik pa ang unang hirit. Kailangan nating malaman pwede nang makita sa social media, no? Pati nga mga dental advice at mga sagot sa ating dental problems, pwede mo nang i-ask sa doc sa TikTok. Sa pagbibigay ng impormasyon sa usaping ngipin, nakilala si Doc Shaggy. Ito siya. Meron na siya ngayong 103.1K followers at 1.5 million likes sa TikTok. At bukod nga sa pagbibigay ng impormasyon, nakilala rin si Doc sa kanyang pagsasayaw. Yehe! Alika po, maupo muna tayo. Kami ba yung pasyente? Tayo yung pasyente, Shai? Tayo yung pasyente. Ano, okay. Assistant ako ni Doc. Okay. Doc Shaggy, balita ko mahilig talaga kayong... Ako pala, hindi ko pala balita. Balita ko, sarili ko. Mahilig po talaga akong kumain. Siyempre gusto ko rin tutukan yung... Siyempre gusto ko rin tutukan yung aking oral health. Buti na lang, may mga creators na gaya mo para alam namin kung ano yung gagawin. Opo. Bakit nyo po naisipang dalin sa TikTok ang usapang ngipin, Doc?
Bukod po sa gusto kong magpasaya, gusto ko din po makatulong sa mga tao para maging aware po sila sa ngipin nila, para mapangalagaan po nila yung mga ngipin nila. Ganun po. Thanks, Doc. Naamoy niyo po ba hininga ko ngayon, Doc? Mabango naman. Mabango. Pogi na, mabango pa. Thank you, Doc. Ano pong madalas na kinoconsult sa inyo ng mga followers niyo po, Doc? Opo. Karamihan naman ang mga pasyente pumupunta talaga po sa dental clinic pag may masakit na. Yun nga sinasabi ko, wag lang pumunta sa dental clinic pag may concern. Opo, kasi mas maganda habang maliit pa yung sira ng kanyang ngipin, maagapan na. Tama. Diba? Tama. Kasi actually ako ngayon sa impacted yung aking molars. So tinitiis ko siya. Uy, oh, wag daw. Yan ang sabi. Wag titiisin. Kasi nalaman ko lang kay Doc. Opo. Ano to, nahahaluan nyo po ng sayaw, Doc, yung mga binibigay nyo consultations. No? Pwede mo maki-short call up sa inyo? Ayun o. Yan nga ang sinasabi ko. Sige, kasama pala ako. Kasama tayo dyan. Okay. Cue ano? Music, please. Music, please. Ay, favorite lang sa atin. Oral Health Band, kaya gusto rin sana namin talagang mag-consult itong mga kapuso din natin. Ako, pwede po ba? Yes po, pwedeng-pwede po. Eto, Dok, pag sumakit at namagana ang ngipin, ano ang pwedeng gawin? Yes, yan ang layong sinasabi na habang maaga pa, kailangan ng agapan. Kasi prevention, it's cheaper than cure. Opo. Yun nga po, pag masakit na po yung ating ngipin, hindi na kasi siya pwedeng pastahan. So, root canal or bunot na lang siya. Kung sakaling nasa bahay po tayo, pwede po tayong mag-take ng gamot na over-the-counter na pain reliever. Pero sabi ko, pansamantal lang po yun. Mas mainam na pumunta pa rin at pakonsulta sa dentista. Tsaka para ma-address do, kung makita kung ano yung nagkakos ng sakit. Opo. O, tama. Ganun po. Dok Shaggy, okay ba raw gumamit ng toothpaste? Good morning, UH Barkada! Good morning! May gising-gising na mga kapuso. Narito ang inyong unang hirit alarm. At shoutout po sa mga walang pasok pero present na nanonood sa kanilang TV. Hello po, lahat sa inyo. Sama-sama tayo hanggang alas 8 na umaga. Walang iwanan, ha? Ayan, gising na at tutok na sa unang hirit dahil marami kaming sorpresa at papremyo na inihanda sa inyo ngayong araw ng kagitingan. Gising, mga magigiting! Yan, mas gaganda pa ang ngiti dahil ang pwedeng kapalit niyan. Ayun, instant cash. Sige, pakita mo na yan. Ninong. Yan, mag-selfie lang kayo habang nanonood sa unang hirit. Pero, para sabay-sabay, hintayin ang cash selfie time natin. Yon, gaya nito. Sabay tayo sa mga ngiti nila, UH Barkada. 3, 2, 1. Dahil kahit holiday, may nitin na 5,000 pesos na hintay sa inyo sa Hit the Jackpot. Kailangan nyo lang hulaan ang mystery hot item natin na unti-unting marireveal mamaya. Samantala, narito si Nalinette Caloy na maghatid ng mainit-init ding surprise ngayong araw. Good morning! Good morning! Hello! Pagkasin muna natin ng mainit-init nga na surprise para sa inyo mga kapatid. Oo naman, kasi alam mo, Caloy, holiday nga today. Pero tuloy yung classes natin, ha? As in, natin this morning. It's a beautiful, what is it today? Tuesday morning. Kaya naman gising na at tutok na sa unang hirit. Siyempre, wake up kids, wake up. Kaya na nga, sa init ng panahon, ang sarap mag-swimming. Pero ang mas masarap na feeling, eh yung marunong kang lumanghoy. Oo naman. The lesson starts now para sa ating swimming class this morning. At kahit babies nga, pwede na agad matuto. Uy, present dyan ang ating fun liner na si Jenzel. At may mga kasama pa siyang nagbabalik unang hirit with her baby. Uy. Sino kaya yan? Good morning, Jenzel. Sino yung kasama mo? Nagbabalik? Good morning, mga kapuso, and happy Tuesday! Nakalubog agad si Jenzel. Ako, sa kabila ng init, pabibilibin at pangingitiin tayo ng mga babies and kids na magsiswimming. Nako, summer na kasi talaga. At syempre, uso na ang swimming lessons ngayon. Kaya naman this morning, makakasama natin ang mga babies and kids, mga kachikiting na magsiswimming lesson. Kasama syempre ang ating mga swimming coaches. At para mas masaya, naku mga kapuso, may magbabalik na UH Barkada na may kasama pang plus one. Kaya naman, please welcome our dance diva, Miss Regine Tolentino! I am here, so I will take my
ng pagising. Siyempre, good morning po mga kabuso! Miss na miss ko kayong lahat dito sa UH. It's been so long, but I'm so thrilled to be here. Hello, everybody! At pagkita ko may kasama tayo later, Miss. Oh yes, abangan niyo mga kabuso dahil mamaya makakasama ko ang bago kong Anghel si Rosie. At makikiswimming siya dito dahil first time niya ngayon ma-experience ang swimming with a teacher. O, di ba? Ayun na, grabe naman. Excited na ako dyan, Miss. Dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging unang ka unang hitin! At tara, na tayo ng tulong ko! Ready na ba ako? Okay, na lang muna! Hindi naman kakala nyo, para silang youthful. Welcome back, Reg! Pernahan na tayo, reaction natin. Yung mic! Bitawan mo na yung mic. Bitawan na yan. Uy, pero Kaloya, hindi lang swimming lessons ang meron tayo this morning. Dahil meron may magtuturo din sa atin, mami, kung paano kumanta. Aba, gusto natin yan. Yan ang gusto ng mga Pinoy tulad natin. Be the next star sa susunod niyong kantahan. Dahil mamaya sa UH University, ang ating magiging teacher, Asia's romantic balladeer, the sea. The one and only Christian Bautista. Yes, Christian Bautista. Kilala mo ba kung sino ako? Mr. Eric. Oh my God! Dali! Christian Bautista. Tutulungan pa rin kita. Kulang ako kung wala ka. Gusto mong aralin natin yon? Kung pwede. Okay, game. Sige. Ayun naman. Ako, sino kaya makakapasa sa UH Barkada? Oh, di ba? Sinong pagpasang awa lang? Abangan nyo yan, mami. Sino outstanding? Let's see. Naku, live natin makakasama. Yes, Christian! Exciting. Well, excited din ako dito dahil today, holiday sa mga team pasyal. Siyempre, kami pa rin ang bahala sa inyo. Uy, dalawang araw nga yan. Kaya sulitin natin na makapag-relax tayong lahat. May trending pasyal nga ngayon na pwede mapuntahan sa San Mateo Rizal. Nakon. Malapit na pa. Ko dyan. Ilang oras na papunta dyan? Perfect, lapit lang sa Metro Manila mga kapuso. Sa mga gustong mag-nature tripping, perfect to para sa inyo dahil sa beautiful scenery niyong makikita. Nax, okay. Buwang na una lang mag-relax dyan sina Chef JR at si Shuby this morning. Good morning! Ang magkapatid! Ayun o. Sige. Ang ganda ng tanawin, ang presko ng hangin. Ang ganda, grabe, grabe tong tanawin na to. Grabe, wala akong masabi. Sobrang ganda. Parang ako. Ay, hindi parang ako. Pero Chef! Yes. Busy ka dyan. Parang hindi ka na akong character na ako. Oo, akala ko kumakanta. Kala mo, kung ulit to, almoseri. Pero, a blessed morning mga food explorers. At yan nga, Shuvi. Exciting kasi may dalawang araw tayong extra bakasyon this week. Diba? Kaya kailangan take advantage yan para makapag-relax tayo, ha? Oo, syempre, saan ka pa? Dito ka na sa 2-in-1, near lang sa Metro Manila. Ay, hindi lapit ka nalalayo. Na yes, ma'am. Oo, sobrang 2-in-1 tsaka trending to na lugar, mga kapuso, dahil bukod sa magandang view, meron pang masasarap na pagkain na hatid ni Chef. Exactly. Yes. At saka yung food adventure natin this morning is hindi lang food adventure, food and adventure dahil siguradong bubusugin namin kayo. Yung inyong mga tiyan, at syempre, yung inyong mga mata dahil eto lang naman, yung view natin sa likod, ano? Kitang-kita nyo, napakaganda. Ang daming mga spots dito na pwede kang mag-picture-picture. Oo, basta si Chef na ang bahala sa pagkain, ako na ang bahala sa pasyalan nyo mga kapuso. Kaya naman, mamaya makikita pa natin ang ganda ng lugar dito dahil sobrang ganda talaga. Pero mamaya yan sa pagbabalik ng paboritong morning show kung saan laging una ka. Unang hit! Alright! Susunod na sa unang balita. Ilang kawad ng kuryente lumiyad kasabay ng sunog sa kumpano ng DPWH sa Quezon City. Magbabalik pa ang unang hirit. Can we all see, please? Ano yan? Silhouette.
Come on. Bagal naman. Parang nakabitin. Oh! Oh, EA! Kwentuhan mo kaming lahat. Bitin na kami. Bakit hindi na ginawa ng story? Sige, ka na. Ano yun? Kailan yun? Bakit yun? Hindi to, alam ko, nasa industriya kami ng show business. Hindi to sa taping, hindi to eksena ng taping. Ito po ay nangyari sa aktual na sitwasyon. It happened on December 25, 2021. And yes, mga kapuso and mga UH fam, Shaira and I are engaged. Na itago ito for the longest time? Siguro for me, unahin ko na yung sarili ko. I respect Shaira a lot. Kung pwede lang namin isa-isa yun, pero I respect Shaira a lot. So, nirespect ko lang yung time niya. I know na pag nag-propose ako, baka mag-no siya sa akin. That's the truth. Pero naniwala ako sa pagmamahal niya and alam niya na pag nag-propose ako sa kanya, pag nag-yes siya, I'm willing to wait. Maghihintay ako sa kanya. Sa right time niya, sa gusto niyang goal namin na pupuntahan, I'll wait for her. Yun yun. Shaira, why is this the right time for you to tell the world na engaged na kayo, na minamahal mo? Kasi, sa totoo lang, ngayon ko lang na-feel talaga na ready na ako. Ready na akong gumawa ng pamilya. In the future, makasama siya habang buhay. So, sobrang ready na ako. Gusto ko na ipagsigawan sa mundo na kung gaano kami nagmamahal, kung gaano ko siya kamahal. So, ayun, ito po ang naganap pong proposal. First time namin ito i-share dito sa Unang Hirit na sobrang mahal na mahal ko itong pamilya to, itong show na to. Kaya ito po, panoodin po natin to. Got to believe in magic. Tell me how. Oh, they're so happy. Kung hashtag relationship goals ang pag-uusapan, hindi pa huli ang isang dekadang relasyon ni Shaira Diaz at EA Guzman. Ang kanilang love story nagsimula sa isang simpleng sayaw. 2012, unang nagkasama ang dalawa sa isang reality show at naging magpartner sa isang dance performance. Pero ang kilig, nagparamdam na sa muli nilang pagsasama sa isang mall show. Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Umakyat na sa Siam ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon sa Department of Migrant Workers, minor injuries ang tinamo ng mga Pinoy. Nakauwi na raw sila ngayon sa tinutuluyan nilang dormitoryo. Ayon pa sa DMW, magpapadala sila ng team sa Taiwan para bigyan ng assistance sa mga Pilipinong na apektuhan ng lindol. Dapat na raw gawing mandatory ang pagkakaroon ng heat break para sa mga manggagawa. Ayon sa Gabriela Party List, responsibilidad ng gobyerno at mga employer na tiyakin ang kalusugan ng kanilang mga empleyado. Kahit may labor advisory na raw mula sa Department of Labor and Employment, kulang pa ang mga panuntunan nito para sa mga manggagawa nagtatrabaho sa labas, kabilang ang mga delivery rider at construction worker. Para naman kay Senador Jinggoy Estrada, dapat bigyan nang dagdag benepisyo ang mga nagtatrabaho sa gitna ng matinding init. 800 na po na ang kaso ng pertussis sa bansa batay sa datos ng Department of Health mula noong Enero. Halos 80% raw nito ay mga batang edad 5 pababa. Pangamba ng DOH, maaaring magkaroon ng kakulangan sa bakuna kontra pertussis sa susunod na buwan. Sa Hunyo pa raw kasi darating ang initial nilang in-order na bakuna.
Pagpapalakas ng depensa sa South China Sea ang isa sa mga inaasahan tatalakayan sa first trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ngayong linggo gaganapin ang summit kung saan magpupulong sina Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden sa Washington DC sa Amerika. Kasunod ito ng maritime joint patrols na isinagawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Inaasahang magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Biden. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, tinututulan nila ang mga ganitong pagpupulong na posible raw humantong sa tensyon sa rehiyon. Bukas, babiyahe si Pangulong Marcos pa Amerika. Bukod sa mga gagamitin sa 2025 midterm elections, pinaghahandaan din ng COMELEC ang mga banta ng hacking. Ay kay COMELEC Chairman George Garcia, binabantayan nila mga data ng mahigit 70 milyong botante. Bubuksan lang daw mga precinct finder kapag malapit ang eleksyon para iwas hacking. Ngayong buwan naman, ipoproduce ng South Korean firm na Miru Systems ang unang batch sa mga bagong vote counting machine na gagamitin sa eleksyon. Ipapakita sa COMELEC, media at election watchdogs ang mismong produksyon ng mahigit 100,000 na BCM. Sa karanasan kasi po natin, pagka nagbinebentahan tayo, yung mismong demo, abay napakaganda. Eh nung diniliver na may kulang-kulang o hindi sapat yung naipakita sa atin. Gusto natin kung ano yung dinemo sa atin pinakita, eh mas improve pa at mas maganda kapag diniliver na sa atin. Pinasinayaan ang isang proyekto sa Bacolod City na mag-uugnay sa power grid ng tatlong malalaking isla sa Visayas. May unang balita si Adrian Prieto sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapasinaya sa Cebu Negros Panay 230 kilovolts backbone project sa Bacolod City. Ito ang matagal nang hinihintay na proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkukonekta sa power grid ng tatlong malalaking isla sa Visayas. It will help resolve the power supply challenges that have plagued Negros and Panay subgrids, and these have caused very serious economic setbacks for the region. No December 2020 pa dapat na kumpleto ng NGCP ang proyekto pero hindi ito umabot dahil sa pandemya at iba pang aberya. Nasitayan nang dumanas ang malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero nang bumagsak ang ilang power plant doon. Bagay na naiwasan daw sana kung natapos sa takdang panahon ng proyekto. Kaya naman sa kanyang talumpati, may mensahe sa NGCP ang Pangulo. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Rest assured, the government will be continuously assisting you in this shared endeavor. And let us, we always consider it that way. It is a shared endeavor. The timely completion of critical transmission projects in strategic location is paramount to avoid power disruptions and to ensure our continued development. Ang tanong sa pagsimula ng operasyon ng Cebu Negros Panay Backbone Project. Matatapos na ba ang perwisyong dulot ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Negros Panay Grid? We need the base loads, we need batteries, we need to balance everybody. But with this project, it would definitely be 500 kV siya. It would cross Cebu Negros and Panay. NGCP is working hard for the stability of the energy. Bukod sa Cebu Negros Panay Backbone Project, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamimigay ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa may 2,700 agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental. Ito ang unang balita. Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang paghawak sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at hindi siya dapat mag-alala na makikialam ang Amerika. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years, yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Naunang sinabi ni Kibuloy, lilitaw lang siya
kung may papangako ng gobyerno na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang mga kaso. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla naman, sinabing hindi pwedeng maglatag ng anumang kondisyon si Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Batas daw ang masusunod at hindi si Kibuloy. Ipinaaresto si Kibuloy ng Davao Regional Trial Court dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Sinampahan din siya ng kasong qualified trafficking sa isang korte sa Pasig. Sa Amerika naman, naharap siya sa patong-patong na kaso, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, at bulk cash smuggling. Samantala, pinayuhan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Pastor Apollo Kibuloy na harapin na ang kanyang mga kaso. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Senador de la Rosa. Sen, magandang umaga po, si Ivan ito. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Senator, kailan kayo huling nagkausap ni Pastor Kibuloy at kumusta siya? Matagal na kami hindi nagkausap. No? Ah, okay. Igan, yung apila ko lang naman sa kanya, yung in-interview ako, yun lang, ma-advise ko. Pero kung sabihin mo na personally nagkausap kami, matagal na. Matagal kung nung nakabisita po ko sa kanya doon sa kanyang kingdom, doon sa malapit sa airport ng Davao City. Yes. Doon lang kami last na nakausap, pero lately, wala na talaga. Sen, by so advising Pastor Kibuloy na harapin ang kanyang mga kaso, ibig sabihin po ba nito, wala rin kayong alam sa sinasabing banta sa kanyang buhay? Well, may banta man o wala sa kanyang buhay, batas yan. You cannot hide the long arm of the law. Harapin mo talaga yan. In a way, kung banta ng kanyang buhay ang kinatakutan niya, ready naman siguro yung gobyerno natin na protektahan siya habang nasa kustodiya siya ng gobyerno. Mm-hmm. At sa pagkakaalam po ninyo, ito ho ba'y opinion din ng mga kapwa ninyo, Senador? Or is that the majority opinion of most senators? We're all lawmakers. I presume. Mm-hmm. Na ganoon din siguro ang opinion ng aking mga kasamahan. Pero I cannot speak for on behalf of them, no? Mm-hmm. Mabibigat po yung mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Sa tingin ninyo, nasa posisyon ba siya o tama yung posisyon ni Justice Secretary Remulla na he is in no position na mag-demand ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko? Ganoon lang naman yun talaga. Sundin lang natin talaga ang batas. Wala man talaga tayong position para mag-demand, no? Mm-hmm. Pag ikaw ay akusado, that's normal. You have to abide by the law. Mm-hmm. At bilang officer of the law ng matagal na panahon, sabi ho ng PNP, pwedeng magsagawa ng citizen's arrest laban kay Pastor Kibuloy dahil itinuturing na siyang pugante o fugitive. Bilang dating PNP chief, Senador, pakipaliwanag nga ho sa amin yung prosesong yan nung tinatawag na citizen's arrest. Ako, iba no. To be honest with you, yung citizen's arrest, ang alam ko yung citizen's arrest, pwede mag-aresto yung isang civilian, kahit hindi siya officer of the law, kapag in his presence, may nakomit na krimen yung isang tao, no, isang suspect. Pero kung covered siya ng warrant of arrest, I don't know kung makukover ng citizen's arrest dahil nga nakalagay naman sa warrant of arrest to officer of the law. Mm-hmm. You are hereby commanded to arrest a certain Pastor Kibuloy. Mm-hmm. So hindi ko alam kung yung yung order ng korte niya to the officers of the law is covered yan yung mga civilian mm-hmm. na hindi officers of the law. Yung pag-implement ng yung pag-execute ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung kasama yan sa citizen's arrest. Ang alam ko lang kasi na citizen's arrest, yung in your presence, nakita mo nagko-commit ng krimen yung tao, kahit hindi ka officer of the law, kahit civilian ka, pwede mo siyang arrestuhin. Yan ang alam ko, ha? Yes. Mag-resist pa ko further. sa warrant of arrest. Pero ang malinaw po, Senador, ang inyong posisyon ay dapat si Pastor Kibuloy lumutang at harapin ang kanyang mga kaso. Yes, for intents and purposes, ganun talaga. Kung sa ikakabubuti ng sitwasyon niya, harap niya. Kaysa magsigil siya tago ng tago, mahirap din yun. Mahirap din
harapin niya. At saka para once and for all, mag-presenter niya ang side niya. Dahil mayroon yung one side lang ang bumibira. Siya, hindi siya makaka-respond, hindi siya makaka-reply sa mga akusasyon dahil wala, nagtatago siya. Okay. Mas maganda kung harapin niya. Senador, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Good morning. Pasensya ka na, hindi ako makakalakas ng boses dahil boarding ako sa aeroplano. It's okay. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nakausap natin, Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga mga kapuso. Sa mga papasyalo, kahit nasa bahay lang ngayong holiday, maganda pa rin po sa mainit na panahon. Ayon sa PAGASA, epekto po yan ng easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Sa kabila niyan, posible pa rin po ang mga panandaliang ulan sa ilang lugar, particular na po sa eastern section ng ating bansa. Sana po ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Visayas, dito sa Northern Luzon at Otnik bahagi ng Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ingat po tayo mga kapuso at mag-bound po ng payong at uminom po ng maraming tubig. Ako po si Angel Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Nagkasunog kanina sa ilang estruktura sa EDSA Camuning sa Quezon City, kabilang ang bahagi ng Department of Public Works and Highways at SSS Compound. May magbalita si James Agustin. Sumiklab ang sunog at nabalot na usok ang bahagi ito ng EDSA Camuning northbound sa Barangay Piñahan, Quezon City, bago mag-1:30 ng madaling araw. Ang ilang kawad nagliyak. Mabilis na natupok ang estruktura na gawa sa light materials. Hanggang sa tuluyan ng gumapang ang apoy sa barak sa loob ng SSS compound. Ilang minuto lang ang lumipas, nasunog na rin ang baraks. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 8 fire truck nilang rumisponde katuwang mga fire volunteer. Biglang may nag-spark doon sa may gitna, yung malapit doon sa may overpass. Yung full properties ng SSS, kadikit niya po yung DPWH po. Matapos yun, gumapang unti-unti yung apoy dito, papunta na dito sa barracks ng janitorial services, yung at saka barracks ng gwardiya sa amin. Tumulong na rin ang mga stay-in na tauhan ng DPWH Quezon City 2nd Engineering District Office sa pag-apula ng apoy. Nasa harap ang bahagi lang kasi nilang nasusulog ng mga estruktura at katabi rin nilang SSS compound. May mga nakaimbak doon na cold mix asphalt at mga diesel. Buti na lang at may perimeter wall. Sinipti na namin yung mga sasakyan na ano dyan kasi malapit eh, yung mga sasakyan. Pinano namin sa mga driver. Yung pinaka-drum namin na ano, yun po yung mga cold mix. Matapos ang 30 minuto, tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa BFP, nasunog ang dalawang dating tindahan na wala na raw umuokupa at isang barracks. Yung dalawang structure dyan is abandoned, no? Abandoned stall ng DPWH. Tapos yung isang diumano ay nadamay is yung janitorial barracks ng SSS. Pero yung property is yung pag-aari na ng SSS. Compound na yan ng SSS. Under investigation pa ang pinagmulan ng sunog, no? Tapos yung ating rough estimate ng amount ng damage is undetermined pa. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Huwag bibitiw para lagi una ka sa balita. Grabe naman yung pagkog dati. Alam mo ate, pag mahal mo talaga, hindi mo na bibitawan yan, no? Oo naman, alam natin yan. Shy, agree. Hawakan mo na forever and ever. Yan. Wow! At parang kwento ng ating naging trending couple na sina Mark at Jelay. Sila ang makakakwentuhan natin dito sa ating Love Talk. Oh yes, hawak kamay sila sa pagharap sa mga hamon. Kahit na ng araw, ang ibang tao, hinuhusgan sila dahil si Mark may mabigat na dinadala. At ngayon, masaya na ang kanilang nalalasap na tamis ng kanilang pag-iibigan. Para ikwento ang kanilang pagmamahalan, makakasama natin walang iba, sina Mark and Jelay. Good morning sa inyo, good guys! Good morning! Mark and Jelay, gaano na kayo katagal? At saka, yung love niyo sa isa't isa, gaano katagal na ba yan? Huh? 23 years na po. Wow. 3 years married.
Simula po nung... Nag-meet kayo? Nung mag-boyfriend, girlfriend. Oh! Eto, Mark, paano kayo nakakilala at paano mo naman niligawan to si Jelay? Mostly sa Facebook eh, kasi nakita ko siya, sobrang ganda talaga niya. Kinilig si Jelay. Kaya sobrang dami talaga ng heart na ginagawa ko sa mga stories niya. Nagpapansin si Mark. Ikaw ba na ano? Sino ba itong heart ng heart sa mga ano ko? Opo, inisto ko lang. Ay! It worked! Nakatulong naman po yun para ma-replyan ko siya. Kasi parang sabi ko, parang message siya ng message sa akin. Tapos, pero po nun, bago kami maging friends sa Facebook, nagawa po na talaga po ako sa face niya. And then later on ko na lang na-realize yung itsura ng hands niya. Kaya parang sabi ko, filter ba to? Pero sabi ko, wala naman siguro mag-filter na parang gusto palakihin yung hands. Pero nagustuhan ko po din talaga yung like itsura niya and the way siya pumorma. Right. Kaya naman. Ayan mga kapusos, para sa mga nagtataka, ano ba itong condition ng kamay mo, Mark? Ang tawag sa kanya is macrodactyly. Yeah, since birth siya, and mostly sa bones na talaga ng kamay. So, habang tumalaki ako or habang tumatanda ako, sumasabay lang rin siya sa So, kamay. Mostly sa bones, so ibig sabihin, pag hinawakan siya, matigas siya. Hindi siya yung tipong pag hinawakan malambot-lambot, matigas siya. Meron ka ba, since mahilig ka sa Facebook at kayo ay nagkakilala doon, meron ka ba nahanap na naggrupo ng mga taong may ganyan din? Actually, kasi diba usually when you have something, naghahanap ka ng medyo karamay mo or support. Yeah. Sobrang rare niya eh. Medyo like siya sa elephantiasis. Pero yung like yung macrodactyly, sobrang rare niya talaga. Oo, so you haven't found anybody na may same condition? Okay. Jelay, anong quality ni Mark naman ang talagang minahal mo? Bukod sa pogi siya. At pala na ano po, sweet siya and ma-effort po siya sa akin. And syempre ngayon nagka-baby kami, parang mas... parang mas nanay-in-love ako sa kanya kasi the way siya magpaka-father sa baby. And then, parang mas feeling ko tumibay po yung ano namin. Like, pagsasama kasi since dumating si baby. Kaya yun po. At baby girl pa. Yes. Nako, malapit lalo sa mga tatay. Nako, Mark, ano naman ang pakiramdam na may kahawak kamay ka na sa paghawak na or sa pagharap ng hamon ng buhay? Una, sobrang thankful talaga ako kay God. Kasi parang una, pinray ko talaga na magkaroon ako ng happy family despite na kung ano yung condition ko. And sobrang glad ako na si Jelay yung nakilala ko kasi sobrang supportive niya sa akin. At saka dream girl mo pa. Hindi yung parang kahit sino ba sa magmahal na lang sa akin, di ba? Saka kung sino yung parang ano na prospekan niya sa ano no, sa app, sa saan ba kayo nagkakilala? Sa Facebook ba yan? Oo. Tapos dream girl, as in. Oo, tapos kayong dalawa ngayon may anak na, di ba? Kamusta naman ang isa't isa bilang magulang? Masaya po. Actually, parang dumating yung baby namin, mas dumami yung blessings namin. And, ayun po, mas masaya sa bahay. Kaya malaking blessing na dumating si baby. Hindi lang siya pinagsisiyan na dumating siya ng maaga. Kasi feeling ko, kailangan po talaga namin. Buong-buo na yung family talaga. Siyempre, gusto rin namin malaman, anong mensahe nyo sa isa't isa? Lalo pa't kaka-Valentine. Pero mukhang sinuot nyo pa yung shirt nyo from yesterday. Sila Cupid pa. Yan, message mo, Jelay pa. I love you, ba? Yan! Sana, pag nag-awit tayo, huwag kang mag-sawa. Suyuin ako. And, ayun. And I'm very thankful that I have you in my life. Thank you for everything. Jelay, parang charot-charot lang yun. Love na love po kahit mag-away kami. Hindi ko po yun, minsan ako, kahit ako yung may kasalanan, imbis na hintayin ko siya suyuin niya ako, ako na lang din. Bilang ikaw naman yung may kasalanan. Bilang ako naman po. Kasi usually, di ba po, pag babae may kasalanan, wala, lalaki siya pa rin. Ako na lang din po. Hindi ka makatiis din. Mark, ikaw naman. Message ko is, sana hindi ka magbago. Alagaan mo lagi kami ni baby. And, yun, huwag kang mag-alala. Magiging responsable yung tatay ako. And, asawa or boyfriend. Epektibo na ngayong araw ang mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. 1 peso 55 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel.
1 peso at 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 1 peso at 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Sa pagtataya ng GMA Integrated News Research, ito na ikawalong pagtaas sa presyo ng diesel ngayong taon, ikalabing isa sa gasolina at ikapito sa kerosene. Good news sa mga pasahero ng LRT 2 at MRT 3. May libreng sakay sa dalawang tren ngayong araw ng kagitingan. Simula po yan mamaya alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga. Mayroon ulit mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. May libreng sakay rin sa LRT 2 at MRT 3 ang War Veterans hanggang April 11. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, may halos piso na bawas singil kada kilowatt hour ngayong buwan ng Abril ang Meralco. Tumbas po yan ng bawas sa 198 pesos sa inyong total electricity bill kung nasa 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo. Sabi ng Meralco, ang pagbaba ng generation transmission charge ang dahilan ng bawas singil. Kinansela ng Department of Environment and Natural Resources ang kasunduan na nagpapahintulot sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na manatili sa Sitio Kapihan na bahagi ng isang protected area sa Surigao del Norte. Naibigay na raw ng DNR sa mga opisyal ng SBSI ang cancellation order ng kanilang Protected Areas Community-Based Resources Management Agreement o PAC-BARMA sa grupo. Dahil daw yan sa iba ribang paglabag sa kasunduan, kabilang na ang pagpatayo ng basketball court, recording studio, wave pool at iba pa. Pati na rin ang paglalagay ng checkpoint. Dahil dyan, kailangan ng umalis doon ang grupo. Pagtitiyak naman ni DNR Secretary Maria Antonia Yulog Loizaga, dahanin nila at magiging makatao naman ang pagpapaalis sa mga residente. Hanapan din daw nila ng bagong tirahan ng mga walang malilipatan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang SBSI. We are just doing this because we recognize na may social issue talaga po dito in this community. And there are allegations, I said earlier, of criminal activities. Happy Tuesday, mga kapuso! Ito, Chika Express tayo tungkol sa ilang sparkle stars. Nag-trip down memory lane ang si Kapuso star Heart Evangelista sa kanyang TikTok account. Pinost ng aktres ang ilang throwback photos niya noong 2011 hanggang 2013. Young and beautiful si Heart sa kanyang old photos. Timeless beauty at face carb never declines naman daw ang global fashion icon ayon sa ilang netizens. Over the moon naman ang feeling ni sparkle star Bianca Umali dahil sa kanyang first snow experience. Sa kanyang Instagram post, genuinely happy siyang gumawa ng snowman at snow angel. Bata pa lang si Bianca ay pangarap niya na raw ma-experience ang snow. Nasa Canada ngayon si Bianca kasama ang ilang sparkle artists para sa Sparkle Goes to Canada tour. Quite the experience with snow, no? Must be fun. Susunod na sa unang balita. Ilang bahagi ng Navotas, halos 3 oras na nawala ng kuryente dahil sa lalaking umakyat sa poste. At ang kumakalat online na 3 araw daw na didilim ang mundo dahil sa total solar eclipse, hindi totoo ayon sa PAGASA. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Mas malaki pang misyon ng GMA Integrated News. Pagtatampok dun sa mga istorya na nagbibida dun sa talento ng bawat Pilipino. Kayang-kaya makipagsabayan sa buong mundo. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Teka muna, excited ako. Ngayon ko lang narinig to eh. gano'n ka kadalas nag... Ayan, nabulol tuloy ako. Gano'n ka kadalas nakikipag-date? Ako, wala namang ano. Hindi naman siya yung super tipong every week or ano. Kapag ka lang may sinabi sa akin, tapos syempre tatanungin mo yung tungkol dun sa taong yun. And pag sa tingin mo, sige, try natin. Yun. Pero
Siguro wala pang lima? Ay, mga ganun pa lang. Hindi nagmamadali si Ana. Pero, marang lima pa lang. Ako, parang very ano, kalmado. O, kalmado lang. Kasi pag pinipilit mo, minsan ano pa eh, mas lalong hindi nagtutuloy-tuloy eh. Diba? So, mas maganda rin yung daanan mo yung friends mo na kayo, ta super, you're just yourself. Yung hindi ka ilang or hindi ka, walang pressure na mag-work kayong dalawa. Pero, pag nagde-date kayo lang dalawa, nung ka-date mo, or gusto mo, may mga kasama kayo munang friends para, ano, chill? Alam mo, may mga na-date ako na kaming dalawa lang. Although yung very, ano, very relaxed, ganyan. Mm-hmm. Pero meron din, lately ah, mas na ano ko na group pagka yung unang meetup nyo. Oo. Group. Para rin ano, walang pressure. Mas walang pressure. Oo, para yung fun lang, no? Kaibigan muna. Mm-hmm. Oo. Tsaka ano kayong dalawa, pareho kayong, as in lalabas yung pagkakalug ninyo. Kasi syempre, andyan yung mga taong close mo na talaga. Mm-hmm. Mas ano, no? Parang feeling ko mas less yung best foot forward kung marami kayo. Yung fun-fun lang. Mm-hmm. Totoo. Actually, ako, never ako nag-best foot forward. Pero usually kasi pagka first time mo ma-meet, medyo may pagka-stiff ka, di ba? Oo. Siyempre, tinatansya mo yung tao eh. Oo. Mm-hmm. So, na-realize ko lang na kapag ka-group, mas ano, mas mabilis mong nakikita na, ah, ganito pala siya. Mas lumalabas yung personality. Oo. Yun, maganda yun. Teka muna, may date ka, may dating tips ka ba? Dating tips? Ako, yun nga, kapag pumunta ka doon, relax ka lang. As in, ipakita mo, be yourself. Be yourself talaga. Kasi ganun din eh. Doon din naman mapupunta yun. Lalabas din ka, yun eh. Oo eh. Tsaka para ano, para ma, hindi, wala nang paligoy-ligoy pa, kumbaga. Kung hindi kayo swak, edi move on ka sa next. At least may bago kang friend, diba? Oo, may certain way ba na ako kasi pag first date, second date, ganyan, nag-aayos talaga ako. Like, yun yung pinaka-best foot forward ko. Ako usually, yung the normal way kung ano, normal bees ko, normal adult. Though kasi ako naman, may pagkakamaarte din ako. So, kapag lumalabas ako, yung medyo nag-e-effort ka rin talaga eh. Diba? Yung nga eh, akala mo nag-effort si Ada, pero normal lang bala yun. Normal lang. Kasi hindi alam siguro puro nung ka-date mo, talagang maarte lang talaga ako. Oo, may pagkakikay. Oo, pero teka muna, pag ano ba, are there any red flags that people should watch out for pag nakikipag-date? Ako sa akin, red flag sa akin kapag yung hindi pantay yung trato. Alam mo yun, yung medyo ano sa waiter. Yung... Parang, oo, yung kung paano siya hindi, makirelate. Wala man lang yung pake or please or yung paggalang lang. Okay. Or nang-aaway ng waiter, no? Oo. Just ano rin, tinitingnan ko rin yung kapag kayong topic ba puro sa kanya. Yung ganun eh, yung pagkausap mo, para may way siya na bumabalik sa kanya yung topic. Oh, ayoko ng ganyan. Oo. Yung I, me, myself, and I. Oo. Tsaka alam ko lang nung mapang mata talaga. Parang yun yung number one sa akin. Ayoko nung... ng mga maliit ng tao or may ma-comment siya na parang gano'n, may level sa kanya yung mga tao. Ayoko yun. Oo. In short, yung kung ano yung ikaw, kung ano yung hindi mo ginagawa, ayaw mo rin ginagawa nung pa-date mo kasi hindi ka naman gano'n. Yes. Oo. Ang saya-saya kaya kapag yung mga kasama mo, parang lahat ka vibes mo, lahat kaya mo kausapin, and kaya ka rin kausapin ng hindi nangingilag sa'yo, di ba? Ete ka muna, pag nakita mo yung red flag na yun or other red flags, paano mo dinidispatch yung date mo? Alam mo, ang hirap sabihin no, ng diretso. Pero paano so, feeling ko nararamdaman naman? Hindi, tutuloy mo na lang yung date. Tutuloy ko naman. Tapos i-ghosting mo na lang. Hindi naman, pero parang wala nang, usually parang mapapansin mo lang na wala nang, hindi na kayo yung magde-date. Ulit wala talaga follow-up. Lang kayong dalawa lang. Oo. Tsaka yung mapapansin mo rin sa ano eh, the way kausapin na parang walang, hindi flirty ang dating. Oo. So kumbaga... gusto mo nagpa-flirt? Oo. Alam ko yun. Alam ko yung hindi flirty, yung ano, yung hindi ano, yung basta walang extra. Ganon. Yung parang, okay. Kwento lang. Kwento. Sige, okay. Wala na nung extra. Sunog! Ayan, good morning mga kapuso. Nakatutok na ba lahat sa TV ang mga nakahaliday ngayong araw? Dapat all.
dahil may present kami na sa inyo na instant cash sa inyong panonood. 5,000 pesos mainit-init pa dito sa Hit the jackpot! Ayan, Mars Maris, kanina pa sila naghihintay. Makapula ang apoy. Ito na nga, eh, kanina hit pa the ako nag-aapula ng apoy dito. Ayan na, ayan. Ayan. Parang ang lakas-lakas nitong fire extinguisher ko eh. Oh, ano kaya ang ating hot item? Ang clue, ito ang kasangga kapag may para presentable na damit. Oo. Kayang-kaya diba, niyo na yan? Pag halimbawa, pag gusot, hinahabol ka ng... Ng 5,000 pesos ang mahabol sa'yo. Yan po ang pwedeng mapasa inyo kapag kayo ang nakahula. Abangan pa ang Hit the Jackpot. Maya-maya lang. Yes. Ako parang kailangan ko yung i-reveal mamaya. Feeling ko hinahabol ka ng 5,000 pesos. Uy, mas gusto ko yan. Pero ito, Islin. Tingnan mo doon. Ang ganda ng view. Ay, refreshing view. Ang sarap na mamamasyal na yung holiday with that breathtaking view. Aha, dahil pwede yan ma-experience sa San Mateo Rizal na malapit lang dito sa metro. Naku, ilang oras na. Malapit lang. Aside sa beautiful na tanawin, naku, nag-o-offer din sila doon ng masasarap na pagkain. Ay. Kaya sinusulit na ang holiday pasyal din na Chef JR at Shuby. Kamusta ang inyong holiday pasyal, guys? Enjoy! Bakit kayo lang? Aha. Ha? Sayang na pagkain. Oo. Sobrang, hindi na. Yan o. Pwede na pang Victoria Sports model. Ayan o. Oo. Magpicture-picture pa o. Ang daming picture, perfect na view dito mga kapuso. Grabe. Bukod sa perfect view ng picture, siyempre breathtaking yung background ko, di ba? Parang papasok pa ako dito kasi sobrang ganda ng view. Tignan nyo naman yan. Tapos malapit lang to sa Metro Manila mga kapuso. Tapos bukod dyan sa magandang view na yan, siyempre marami pa silang ino-offer dito kagaya ng mga obstacles. Meron din silang archery mga kapuso na sobrang mag-e-enjoy mga kids ninyo. At bukod dyan, meron lang naman silang camping site na pwede kang mag-overnight. Diba? Ibang-iba siya mga kapuso at hindi lang yan. Dahil hindi lang mga view for photoshoots. Bukod sa breathtaking view, meron din tayong syempre treehouse. Umaakit na nga ang camera mga kapuso at aabutin ko yan para sa inyo. Ayan o, kita nyo yan. Yan, ganyan kadami yung view dito. Syempre hindi lang maganda yung ano ko ngayon pero, di ba pwede ka rin mag-photoshoot dito. Sobrang ganda ng view, akit pa tayo mga kapuso dahil dito naman may magandang view for photoshoot. Tignan nyo naman. Itong sakop daw to ng mga bulubunduki na to ang Sierra Madre. Sabi dito, pero tignan nyo, lalo na sa umaga, sobrang ganda niya mga kapuso. The best talaga. At bukod dyan, lastly, meron po silang restaurant. Naku, may restaurant pa sila. Naku, speaking of restaurant, nakakapagod dahil medyo maraming ang magawa. Marami akong nagawa dito mga kapuso. Gutom na ako. Balita ko si Chef may pinaghahandaan dyan. Chef, ano nang balita sa'yo, Chef? Grabe, kita nyo naman si Shuby. Talaga naman, mga kapuso. Ilang lakad pa lang yan, ha? So napakalawak talaga nung pasyalang pinuntahan namin ni Shuby this morning. And sabi nga niya, mukhang nagugutom na sa layo ng mga nilalakad niyang mga spot kanina. Yung mga pinakita namin, kumbaga kakuan pa lang yan, snippets pa lang yan. And syempre, bukod sa napakagandang view, yun nga sabi natin kanina, na part ng Sierra Madre, ha, mga kapuso. Hindi rin sila magpapatalo syempre dun sa mga pagkaing ino-offer nila sa kanilang mga bisita, napakarami. Kaninang 6 a.m. pa lang po, dagsa na sila dito. Saktong-sakto doon sa dalawang araw na bakasyon meron tayo. Kaya pala siguro marami tayong bisita this morning. And ito nga, piniprepare natin yung isa sa mga favorites nila. Yung kanilang pak-na-pak-na-pak-bet. Ayan. So yung pak-bet natin, hindi lang basta pinak-bet yan na simple. Kasi may partner yan na bagnet. And eto, makikita natin, ito yung mga gulay na typical makikita natin sa pinakbet. Yung talong natin, okra, ampalaya. At syempre, meron tayong kalabasa. Hi! Syempre, dapat yan. Ready natin dun sa ating explorer this morning. Ah, ito na nga. Akala mo, ready ng kalamnan ko dyan. Nag-teleport. Bukod dito sa ating pak na pinakbet. Maraming din silang ino-offer. Yan kagaya yung isa sa mga bestsellers din nila dito, yung Crispy Canton na yan. Hoy, eto pa yun. Yes, ma'am.
Naku, Chef. Tamang-tama palang bumaba ako dito. Chef, dito ka lang pala nagtatago. Chef, kanina pa kita hinahanap. Hindi kasi naman yung view, nakaka-engganyo talaga. Ang dami nilang selfie spots dito talaga. Speaking of selfie, Chef, kanina pa ako nagpicture, Chef. Parang puno na ang album ko, Chef. Mukha nga. Oo. So, abangan niyo yung social media ni Shuvi. Buti na lang naka-outfit ako. Naku, pag pumunta kayo dito mga kapuso, siguraduhin yung mag-outfit kayo, mag-aesthetic. Kasi yeah, marami silang view dito. Naka-OOTD dapat sila, no? And of course, yung sabi nga natin, perfect na bagnet. Perfect na perfect yan sa ating pinakbet. Grabe naman, yung perfect na ang view, perfect pa yung pagkain, yun yung, Chef. Yun, I think yung isa sa mga pinaka the best na ino-offer nila dito is complete experience talaga, no? Tingin mo? Ay, nahimatay. Na yung bata. Ang sarap ng, parang yan. Gusto ko na ito kainin. O tara na mga kapuso. Parang kinalimutan ko ng init, Chef, pero ang init niya, Chef. Akin na, mainit na yan. O, ito yung ating crispy canton. Ayan. Mamaya kakainin ko to at titikman mga kapuso. Kaya naman, tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Joke lang, kakain na ako. Kakain na siya, mangunguna na. Nanlamang na yung bata. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood, bakit tumataas yung presyo? Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa ang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sobrang cute yung pamangkin mo. Mo rin. Antatalanta talaga. Wow, thank you, of course, Cloud 7 ng GMA Sparkle Artist Center. Alright, ito naman mga kapuso. Kakascroll mo eh, napa-invest ka na rin ba online dahil mabilis daw tutubo ang pera mo? Nako, mukha mang easy money yan. Pero easy rin itong maglalaho dahil ikaw pala ay naloko na. Ito nga at iba't ibang money problems at money talks, pag-usapan natin sa Money Fest. There you go. Okay. Yan yung abang segment na ito. Totoo, common sight ito ngayon, partner ha. Maraming nahuhook sa investment program pero hindi na rin yan pinapalampas ng mga manluloko. Let's watch this. Nako. May kanya-kanya tayong experiences. Grabe, wala nang magtira sa akin. Paano dumaan na yung pera sa palo? Halina't mag-invest ang inyong pera tutubo ng triple in just one week. Sige. Sumali na po kayo. Kaya maraming salamat po sa nag-share ng ating live. Ayan. Sige. Totoo ba yun na 1 week lang to triple yung kita ko. Oo, Jessica. Totoong totoo. Ito nga, tignan mo. Maraming nag-invest sa amin. Hindi ba yan, scam? Siyempre hindi. Ayan, tignan mo. Yan yung mga nag-invest sa amin. Na yumaman instant. Grabe, di ba? Instant? Uy, parang too good to be true to, ha? Buka ko sa'yo, sumali ka na lang. Malalaman mo. Sige. Hindi ka. Para tingnan na kita. Uwi ka. Hello po, ayan. Ayan, so may bago na agad tayong member. May bago akong recruit. Yes, ka! Hello! Kamusta? Ito na! Pinangako namin sa'yo na uno mong payout. Malaking tulong to him. Pero ano mo, Jessica? Kung gusto mong mas malaki ang kikitain, kailangan mag-invest ka din ng mas malaki. Isipin mo ha, kung mag-i-invest ka ng 50,000 pesos, in just 1 week, kikita ka ng 150,000. Nakalaki naman yata ng 50,000. Babalik din yan. Maniwala ka. Sige. Salamat. Isipin mo, Cheska. In just 1 week, titriple yung kita mo dito. Magtiwala. Parang hindi ko siya nakita maghapon.
try again later. Umabot na ng isang linggo, pero wala pa rin. Hindi kaya, na-scam na ako? 50,000 pesos ko. Na-scam ako. Kim, asan ka na? Paano na yung future ko? Na-scam ako! How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. And good morning ulit mga kapuso. Gising-gising na. Attendance check muna tayo ha. Nakatutok pa rin sa mga TV? Tamang-tama dyan lang kayo dahil pwede kayong magka-instant cash. Habang nanonood lang, can that's imagine? Right. Gusto niyo ng sample? Heto, nakapag-selfie na si Nex Palco Peñaranda na nakatutok daw siya sa unang hilid kahit nasa ospital na. Get well soon, Nex! Ayan, maraming well salamat soon sa pagtutok sa unang hilid. Oo, get well soon. Maayong buntag din kay James Berha na nanonood mula sa Davao City kasama ang kanyang kids. Hello po sa family niyo. Pampag-good vibes kayong holiday. Meron kayong instant 1,000 pesos each. Wow! Kayo rin, pwede kayong mag instant cash. Basta cash selfie na. Eto na. At lalabas na ulit ang ating cash selfie frame. Ready na guys? 1, 2, 3. Smile. There you go. Siguraduhin yung ready ang camera nyo at i-post na yan sa aming Facebook page. Post it na. Igan, sa pagbibigay paalala sa ating kalusug, ang tagal namang iconic ang ating bisita. Dahil ang kanyang mga paalala, idinadaan niya sa kanyang signature na sayaw ang pagbibigay kaalaman. At sino ba naman ang hindi mapapasabay sa kanyang magilaw na pagindak? Makipagkamustahan tayo with DOH Undersecretary Dr. Eric Tayad! Good morning, Doc! Good morning, Doc! At welcome back sa unang hiris. Sabi ko kanina sa'yo, long time, ha? Hello, hello, hello! Good morning, Doc! Upo tayo. Walang kakupas-kupas. Dr. Tayad, eto eh, naku, ang lungkot naman. Inanunsyo mo nga yung magre-retiro na kayo matapos ang mayigit tatlong dekada sa DOH. Anong mamimiss mo? Unang-una muna, Igan, gusto kong batiin lahat sa araw ng kagitingan ngayon. Okay. Aking pasasalamat sa ating Pangulo sa tiwalang binigay niya sa akin. Nadagdagan ng isang taon, 66 years old na ako. At ang pagpupugay na binigay sa akin ng aming kalihim, Secretary Terrebosa, at ang buong pamilya ng DOH kahapon kasama ang aking ina na nanonood ngayon. Ay, ano pangalan ni Nanay? Milagros Tayag. Ay, Nanay. Ay, si Mami Mila. At ang mamimiss ko rito sapagkat lima ngayon ang hinahawakan kong opisina. Ang Disease Prevention and Control, ang Health Promotion Bureau, ang Epidemiology Bureau, ang Knowledge Management Information Technology Service at ang Pharmaceutical Division. Maliban dyan, ako ang tumatay yung official spokesperson at chief information officer at gagampanan ko ang aking tungkuling hanggang sa linggong ito. At matapos po niyan, ako na po ay babalik sa akin, Citizen Eric. At ang mamimiss ko po dito ang mga meeting namin sa Executive Committee kung saan binabalangkas namin ang maaari naming mabigyan ng desisyon sa pamamalakad po ng aming kalihim ngayon po sapagkat priority niya lahat ng public health ay nasa cluster ko po, ang Public Health Services Cluster. Katulad niyan, merong outbreak ng tigdas sa BARM. Yan ay ina-address po natin. Meron tayong pertussis dito sa Quezon City at iba pang lugar. At ang mga priorities na po yan ay mamimiss ko po yan sapagkat hindi na ako magiging bahagi para maisakotuparan ang mga tinatarget po namin dapat matapos ngayong 2028. Nako kami po, Dok Tayag, mamimiss namin ang pagiging dancing doctor nyo. Yung dance moves nyo para makapagbahagi ng health information. Diba? Ito, tignan natin. Balikan natin. Balikan natin.
Teka lang, Walter. Paano po ba nagsimula yung pagiging dancing doctor niyo, Doc? But, alam mo, Susan, yung naisip mong ano, method, no? Naimbitayan ako sa isang birthday sa aking kaibigan, Doktora Lulu Bravo, sa kanyang kaarawan, at ako'y pinagbigyan ko naman na ako'y sumayaw. Hindi ko akalain na makakasayaw ako sa isang crowd. At yung pagsayaw-sayaw ko na may advokasya, aksidente lamang yan. Sapagkat nung 2012, nung kami ay may kampanya sa Iwas Paputok, pagkatapos ng aming campaign, Igan, ay may lumapit sa akin sa East Avenue Medical Center kung pwede sabayan ko sa pagsayaw yung mga batang may cancer. Oh. At dahil ang usong tugtog noon ay Gangnam Style, yan, sinayaw natin at kinabukasan, yun na raw ang bagong kampanya ng Iwas Paputok, yung Gangnam Style. Uh-oh. Pinangatawan ng kundi. Pero Doc, ito, bago kayo magretiro, hingin pa rin namin ang inyong expertise. Ano ba mga dapat nating bantayang ngayong mga sakit sa tag-init? May anim na S po tayo ngayon. S. Una po ay sunburn. Yes po tayo sa tindi ng init. Nakita nyo naman yung house index. Heat index, I mean, sa maraming bahagi ng ating bansa. Ang sore eyes, sipon na tubo, sukat, pagdudumi, sakit sa balat, at syempre ang sagpang ng aso. Pinilit ko talaga, Igan, ano? Sagpang ng aso. Sapagkat lahat ng ito ay ang tubig ang may kinalaman sa atin para na sa ganun ay maiwasan natin ang anumang panganib na maidudulot po ng mga nabanggit ko po. Ayan. Ay, Doc, happy retirement! Ayan, at belated happy birthday. Syempre, mamimiss. Maraming salamat sa inyo. Happy birthday! Special ka sa amin dito. Happy birthday! Ako, thank you sa pamilya ng Unang Hirit. We love you. Of course. Mahal ka namin, Doc. Marami kang wish. Wish. Ayun, ayaw pong mag-return ng cake. Pero siyempre, ito ba'y palalampasin ba natin? Dahil siguradong mamimiss natin ang signature dance move ni Doc Eric Tayo. Kaya hihirit pa tayo ng kanyang bagong dance move, ang anti-heat illness dance. UH Barkada, are you ready? Are you ready? Yes! Doc, the stage is yours! Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama ang mali. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Invested kami sa kwento. Nasa kaya si Kim? Kaya nga, Kim, nasan ka? Uy, pero ginalingan nilang dalawa, ha? Oo, at si Kim, makatotohanan. Oo, Kim, ha? Pero, may career ka dyan. Mga kapuso, characters lang po nila yan, yes, ha? Hindi talaga scammer si Kim. Po, totoo. Eto na nga, para makaiwas sa mga ganitong klase ng scam at mamamanifest natin ang pag-i-invest ng tama, kasama natin ang financial expert na si Tyrone Charles Solly. Good morning, Sir Good Tyrone. Good morning po. Welcome to Unang Hirit. There you go. Sir Tyrone, bakit ba maraming napapaniwala ng mga money-making scam na to? Oo, kasi karamihan sa tao gusto nila yung quick money, you know, yung mabilis ang pera. So that's why kapag nag-offer sa kanila ng mga malalaking returns ng investment, naiengganyo agad sila para pasukin to. Tsaka short term lang meron agad balik, di ba? Kahit ako naman, di ba? Maiengganyo ako mag-invest. Yes, naaakit ang marami kasi yung investment, no, doble raw ang pera. Ilang linggo pa lang o kaya ilang buwan, no? Tapos ano bang tubo ng pera ang masasabi natin na too good to be true at yung legit? Okay. Siguro anything above 2% on a monthly return, no, kailangan busisiin natin to. Paano nila pinapatakbo yung negosyo? Paano pinapakita yung pera na ininvest mo? Kaya ba talaga mag-generate ng ganong kataas na return? 2% a month? A month. So, okay, kailangan lang busisiin. Kailangan busisiin. Alright. Ito, para aware po ang mga nanonood, ano ba yung madalas na scam na pwedeng ma-encounter? Or yung regular na pwedeng... Pinaka-common dito yung tinatawag natin na Ponzi scheme, no? Kung saan yung mga scammers na to is nangangalap ng mga investors pang nangakuha nila ng malaking return. Tapos sa umpisa, para magpatuloy na investment ito is
magbibigay sila ng ibabalik. Return, ibabalik. Oo. Pero pagdating sa una lang. Sa una lang, mga isa o dalawa po, no? Oo. Pero pagdating sa mga susunod na, wala nang return. Maglalaho na lang na parang bulay yung mga tao. Especially minsan, di ba, sir, may parang, kunyari, pag, uy, totoo nga, nabalik yung pera mo, yung susunod mo, lalakihan mo na investment, doon na sila mawawala. Ayun, mukhang speaking from experience ang ating partner, totoo, no? Yan, totoo. Ponzi scheme, iwasan natin mga kapuso, yan. Tips naman po, Sir Tyrone, halimbawa, may naipon kang kaunti, gusto mong palaguin. Paano mo po ito gagawin na nang hindi na isa-scam? Okay. Una, kailangan mong malaman kung ano yung background ng mga taong nagpapatakbo ng negosyo. Pangalawa, kung registered ba sila sa SEC or DTI. Mm-hmm. Tapos pangatlo, paano nila pinapaikot yung pera na yon, no? And lastly, kailangan bisitahin mo rin yung office nila kung nag-e-exist ba talaga. Baka mamaya sa internet lang yan. Pag binisita mo, hindi pala totoong dun pala yung address nila. Ang daming fake nyo sa internet. At saka lapitin talaga tayo ng disinformation. And, yan yan, fake news, Sir Tyrone. At dapat talaga wag basta-basta magtitiwala, no? It's money that we're talking about. Yes, other tips pa po para sa mga gustong makaipon naman. Okay. Sa una, kailangan mag-save ka muna ng 6 months no of your average monthly expenses para sa yung emergency funds. Right. No, ito yung gagamitin mo sa mga in times of emergencies tulad ng pag nagkasakit ka or nag-loss ka ng job, di ba? Okay. Wala ka ng trabaho. Tapos after mo makaipon ng emergency funds, then pwede ka na mag-invest, no? Yun nga, yung katulad ng sinabi ko, kailangan busisiin mo yung company na pag-iinvestan mo, paano nila pinapatakbo yung pera. Okay, ayun. So, 6 months of worth of your monthly income, kumbaga, bago ka gumastos. Kahit gumagastos ka, dapat may nakatabi dyang 6 months worth of your money. At kung mag-iinvest man, affordable loan. Narito mga binabantay nating balita ngayong Martes. Mga residenteng naapektuhan ng pagkawala ng supply ng kuryente sa Navotas, naroon po si James Agustin. Malaki ang tasingin sa petrolyo na problema na naman ng mga tsuper ang ibabalita ni Bam Alegre. At balitang consumer din ang hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ilatag na natin ang mga unang balita ngayong umaga. Dalawang barangay tanod sa Santa Cruz, Maynila, hinold up sa tapat mismo ng barangay hall. Ilang bahagi ng Navotas, halos 3 oras na wala ng kuryente dahil sa lalaking umakyat sa poste. Presyo ng sibuya sa ilang lugar sa North Central Luzon, tumaas ng hanggang 30 piso kada kilo. Nakamamanghang total solar eclipse, inabangan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-asa, pinabulaan ng kumakalat online na 3 araw na didilim ang mundo dahil sa total solar eclipse. Nakakaiyak na naman ang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa ilang lugar sa North Central Luzon. Kung magkano, alamin sa unang balita ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Igan, kasabay ng pagtaas sa presyo ng sibuyas, tiniyak ng SINAG na sapat ang supply ng sibuyas hanggang sa huling quarter ng 2024. Mula sa 50 piso kada kilo na presyo ng pulang sibuyas noong nakaraang linggo, pumalo ito sa 70 hanggang 80 pesos kada kilo ngayon. Ikinagulat ito ng ilang mamimili. Kaya ang iba, tingi-tingi na lang kung bumili. Tipid-tipid. Oo, dahil ilang? Mahal na lahat. Aabot siguro yan, 200 uli. Nagsimulang tumaas ang presyo ng sibuyas matapos ang anihan sa Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro. Ang mga naaning sibuyas sa halip na direktang manggaling sa mga onion farmer papuntang pamilihan, diretso sa mga cold storage facility, kaya apektado ang presyo nito sa merkado. Bigla nang taas, bakit ganun? Paano? Mahal ang pagbili namin. Wala namang nakikitang problema sa supply ang samahang industriya ng agrikultura sa kabila ng pagtama ng peste sa ilang taniman sa bansa. Mabilis naman ma-distribute yan sa mga retailer. Ang supply ng puting sibuyas sasapat pa hanggang Hulyo, habang ang pulang sibuyas aabot pa raw hanggang Nobyembre.
Igan, sa ibang pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan, umaabot pa ng 100 pesos per kilo ang sibuyas. Samantala, stable naman ang presyo ng bawang at ng luya. Sa ngayon, ang bawang ay nasa 140 pesos per kilo, habang ang luya ay nasa 100 pesos per kilo. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hindi na raw kailangan ng makeup classes kasunod ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa napakainit na panahon. Possible magkaroon ng mga makeup classes? Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes. Pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Dati na sinabi ng Department of Education na school heads ang magpapasya kung magsususpinde ng in-person classes sa kani-kanilang eskwelahan. Bukod sa alternative learning modes, pinapayagan din ng mga estudyante at mga guro na magsuot ng mas preskong damit ngayong tag-init. Sa gitna naman ng mga panawagang pabilisin ang pagbabalik ng simula ng klase sa Hunyo, giit ni Duterte na hindi pwedeng isakripisyo ang pahinga ng mga guro at estudyante. Base sa mga naunang projection ng DepEd, posibleng maibalik ang dating school calendar sa school year 2026-2027. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa problema sa traffic sa Metro Manila ayon sa mga eksperto. Behavioral change at pagkapalakas ng public transportation ang tinitignang solusyon sa problemang yan. May unang balita si EJ Gomez. Stressed si Milandro na may flight pabalik sa Amerika. Pangbiyahe nilang galing Pedro Hill papuntang Naiya. Dapat supposed to be mga 30 minutes lang mula galing doon papunta rito. So inabot ng isa't kalating oras po dahil sa traffic. Para hindi maipit sa traffic ang ilang pasahero, kahit kinabukasan pa ang flight, bumiyahe na. Kahit na yung flight namin is early pa ng umaga sa kinabukasan, inagana namin para makaiwas kami sa traffic. Since holiday, baka ma-traffic. So maiwakan, makaiwanan kami ng flight namin. Base sa pinakahuling datos ng Japan International Cooperation Agency, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020. Sa estimate ng JICA, mawawala ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ng trapiko. Sabi ng Automobile Association Philippines, I think it's definitely going to worsen because there's no cure for 2024. There's no single cause, there is no single cure. We have a very big problem in cost. I mean, the cost effect in losses is very large. And yet, it's been a growing snowballed into a very big problem that it's now declared a calamity. And yet, we have not yet moved on it. Para maibsan ang traffic, ilang programa na ang ipinatutupad ng gobyerno, partikular ng MMDA. Tulad ng single ticketing system, total truck ban, anti-illegal parking, anti-colorum at out-of-line operations, at bus management and dispatch system. Pero ayon sa AAP, behavioral change din ang kailangan para ang problema sa traffic tuluyang masolusyonan. Kaakibat daw dapat niya ng maayos na pagpapatupad ng mga batas. We should train the officers, we should take steps to enforce the officers as far as traffic investigation is concerned so that pag may banggaan, may stalled vehicle, may towing issues and incidents, we can cure it pretty fast. Sabi naman ni urban planner na si Felino June Palafox Jr., isa sa dahilan ng matinding traffic ang hindi balancing paglobo ng traffic demand, particular sa mga central business districts o populated areas sa road and transportation supply. Ang kailangan daw, palakasin ang pampublikong transportasyon kasabay ng pagpapaunlad ng active transportation, gaya ng walking at biking. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Hinold up ng riding in tandem ang dalawang tanod sa harap mismo ng kanilang barangay hall sa Santa Cruz, Maynila. May unang balita si Nico Wahe. Madaling araw noong April 6, makikita ang dalawang lalaki na nasa harap ng barangay hall sa Santa Cruz, Maynila. Nakaupo ang dalawa habang nagsiselfone.
Mga tanod pala sila na naka-duty ng sandaling iyon. Ilang saglit pa, dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo ang dumating. Nilapitan ang angkas ang dalawang tanod, tinutukan ng baril at kinuha ang cellphone. Kinuha rin pati sombrero ng isa sa mga biktima. Ayon sa Manila Police District, identified na nilang nanutok ng baril. Ngayon, kina-spoil na po natin, upon backtracking and investigation, na-identify na natin yung suspect at na-file na natin kanina sa piskalya po yung information for robbery holdup po. Taga Maynila raw ang suspect at dati na rin nasangkot sa parehong krimen. Same offender din siya ng nakulungan na rin siya ng robbery holdup din. Hindi pa matukoy ang pagkakakilala ng rider. Pinuntahan namin ang mismong barangay hall kung saan nangyari ang pang-holdup. May humarap sa aming kagawad ng barangay pero tumanggi siyang magsalita kaugnay sa pangyayari. Hindi rin humarap sa amin ang mga biktima. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Tinagi na rin ang Taekwondo Black Belt na iniutos at sinadya ang pagkakabugbog sa ka-sparring niyang Yellow Belter. Wala pong ganun na sinabi si Coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga na mangyari yung ganong aksidente. Sa aparam ng digital news website na Archipelago News, sa Black Belter, sinabi niyang matagal na silang magkakilala ng Yellow Belter. Sanay na rin daw silang mag-sparring. May inihinda rin daw siyang injury noong kaya kontrolado at mabagal ang kanyang hilos. Yan din na iginagiginit ng kanyang teammates at nauna itinanggi ng coach ang mga alegasyon na sadya niyang pinabugbog ang estudyante. Ayon naman sa ina ng Yellow Belter, paubayan na lang niya ang interpretasyon sa sparring video sa mga otoridad at sa publiko. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa amoy panggagahasa sa isang babae noong Marso ng nakaraang taon. May unang balita si James Agustin. Sa anipwersang isinilbi ng Novaliches Police Station at CIDG ang warrant of arrest laban sa 21 anyos sa lalaki sa Barangay Capri, Quezon City. Yan ay para sa kasong panggagahasa sa 21 anyos sa babae. Nakuha natin yung warrant niya sa iwaran natin na-inisyo ng RTC branch sa 78 ng QC. Okay, isinilbi natin yung warrant doon sa suspect. Ikalawa sa most wanted list person sa Novaliches Police Station na lalaki. Ayon sa polisya, nangyari ang krimen Marso noong nakaraang taon. According sa victim, nagkamayroon sila ng inuman sa bahay ng kaibigan niya. Then, nung pauwi na, itong victim, kinausap ng tatlong kasama niya na kung pwede, magpahinga muna dun sa bahay ng suspect. So, doon na nangyari yung pangahalay. Na-turn over na ng QCPD sa CIDG ang na-arestong lalaki. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makakuha ang kanyang panig. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa patuloy na pagsisiyasa sa Munipogo Scam Hub sa Bamban, Tarlac, natuklasan sa mga vault nito ang hindi bababa sa 5 milyong pisong cash, ilang pasaporte at iba pang mahahalagang dokumento. May unang balita si Salima Refran. Gumamit na ng acetylene torch para buksan ang money vault sa ni-raid na Zuni One Technology sa Bamban, Tarlac. Iniutos na ng korte na buksan ang 27 vault ng umano'y scam hub na pinapatakbo ng mga dayuhan. 5 milyong piso agad ang nakita sa isang vault sa admin building. May mga dolyar rin at iba pang currencies. May na-recover din ng mga foreign passports, TIN ID sa may mga pangalan at letrato ng mga dayuhan at iba't ibang mga dokumento. Yung mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, to their digital accounts. Mga crypto wallets, mga seed phrases. Kasi yun ang lifeblood ng mga POGOS, digital currency. Niraid ang compound matapos sa mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa mga empleyado ng Pogo. Nadiskubre rin nagpapatakbo ng iba't ibang cryptocurrency scam ang kumpanya. Inatasan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Anti-Money Laundering Council para ayusin ang freeze order sa assets ng Zuni One Technology, buong compound, maging ang mga sasakyang nadatnan sugar.
Ang Department of Interior and Local Government o DILG bumuuna ng task force para imbestigahan ang LGU officials ng Bamban kung may kinalaman o di kaya'y may pagpapabaya sa tungkulin sa pag-operate sa bayan ng scam hub. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado si Senator Win Gatchalian para magkaroon ng pagdinig tungkol dito. Sa mga dokumentong hawak ni Gatchalian, lumalabas ang kasalukuyang mayor ng Bamban na si Alice Guo ang nag-apply umano para sa prangkisa at lisensya ng Pogo base sa resolusyong ipinasa ng sangguniang bayan ng Bamban noong 2020. Ang bill ng kuryente naman, nakapangalan sa isang Mayor Alice Guo. Isang na-impound na sasakyan rin sa mga villa ang nakitang nakapangalan kay Guo base sa verifikasyon ng PNP. Ang manakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Sa kanyang inilabas na pahayag, mariing itinatanggi ni Mayor Guo ang mga alegasyong may kinalaman siya sa mga ilegal na aktibidad ng Zunyu One Technology. Hindi raw niya kinukonsente at mas lalong hindi raw siya bahagi ng mga krimeng human trafficking, torture at illegal detention. Bukas naman daw siya sa mga investigasyon at handa raw niyang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Bukod sa mga tsuper, nababahala rin ang ilang pasahero sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Hindi raw kasi malayo maapektuhan din sila kapag nagtuloy-tuloy pa yan. At live mula sa Quezon City, may unang balita, si Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Ngayong araw ng kagitingan, kailangan magiting na harapin ng ating mga motorista ang panibagong serye ng oil price hike. Ngayong araw, panibagong oil price hike na naman. 1 peso and 55 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos naman para sa kada litro ng gasolina. At 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Dagdag-dagok ito para sa tsuper na si Jomar Lugto, biyaheng Cubao, Quiapo. Sa tansya niya, halos 1/4 na kinikita niya matatapyas dahil dito. Malaking epekto yan, sir. Kasi pahirapan po yung pasada ngayon. Tsaka wala po masyadong tao. Nabalitaan naman ang tsuper din si Arnold Pagia na may inihahandang fuel subsidy para sa kanilang mga PUV driver. 6,500 pesos para sa tulad niya ng mamasada ng traditional jeepney. Ganito rin ang nakahandang fuel subsidy sa mga driver ng bus, minibus, tourist, school bus at mga taxi. 10,000 pesos naman para sa mga driver na ng modern jeepney. Suma total 1.6 billion pesos ang ilalaang pondo para sa fuel subsidy ng mga PUV operator at driver. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinihintay na lang nila ang utos ng Department of Transportation na ipamahagi ito. Maganda po yung mga plano ng gobyerno na yun para sa amin. Kasi pagka taas ng taas, nahihirapan din kami. Lumilit yung kita namin. Imbis na dagdag kita na namin, mapupunta pa sa diesel. Meron ding ayuda para sa mga tricycle driver, 1,000 pesos. 1,200 pesos naman para sa mga delivery rider tulad ni Marvin Deha. Nababawasan din kasi ang take-home pay nila tuwing tumataas ang mga produktong petrolyo. Hindi naman sobrang hirap, kaso kabawasan din sa kita gawa ng yung kahit pa piso-piso, malaking bagay sa amin yung bilang mototaxi rider. Ayon naman sa pasaherong si Anselmo Bautista, nakakabahala ang sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi raw kasi malabo na baka silang mga namamasahe ang maapektuhan kapag nagkataon. May epekto sa amin yan. Tataas yung gasolina. Katulad nung mamamalingki ka, sasabihin nila tumaas yung gasolina, tataas din yung transportation nila. Maris, recap sa naging galaw ng produktong petrolyo noon last week. Umangat yung presyo ng gasolina ng 45 centavos habang nabawasan naman ng 60 centavos ang diesel at ng 1 peso and 5 centavos ang kerosene. Ito ang unang balita mula rito sa Cubao, Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, isang dam lang dito sa Luzon ang nakapagtala ng pagtaas ng tubig sa nakalipas na 24 oras. Yan ay ang Magat Reservoir. 176.81 meters ang water level ngayon sa Magat. Mas mataas po yan kumpara sa 176.75 meters kahapon. Ayon po yan sa PAGASA. Bumaba naman ang tubig sa Angat.
Ipo, La Mesa, Abuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir. Inaasahan pa rin ang pagbaba ng water level sa maraming dam dahil po yan sa patuloy na init at kakapusan sa ulan. Ngayong Martes, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 43 degrees Celsius din po sa Puerto Princesa sa Palawan, Aboran, Palawan. 42 naman sa Bacnotan, La Union, Tuguegaro, Cagayan, Zamboanga City. Habang sa Pasay City naman po ay pwedeng umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw. Samantala, mga kapuso, nasaksihan ang pambihirang total solar eclipse sa iba't ibang bansa. Tinatawag itong the Great North American Eclipse. Ang anino ng buwan ay sandaling tumakip sa liwanag ng araw. Nagdulot ito ng dilim sa ilang bahagi ng northern region ng Mexico. Nasaksihan din ito sa 14 na estado ng Amerika at ilang probinsya sa Canada. 4 minuto ang tinagal ng total eclipse. Dumagsama ang residente at turista sa iba't ibang pinagdausan ng watch party para sa nasabing astronomical event. Gaya sa isang beach sa Mexico, sa isang racetrack sa Indiana, at sa pamosong Niagara Falls sa Canada. Sa taong 2026, inaasahan ang susunod na total solar eclipse. Ang pag-asa naman, binigyan din na hindi totoo ang kumakalat na social media post na 3 araw magdidilim ang mundo dahil sa pagdaan ng ating planeta sa tinatawag na photon belts na nasa kalawakan. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Angelo Pertiera. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Hinangaan ang isang nursing student na tumulong sa pagpapaanak sa isang buntis sa Cebu City. Kwento ng nanganak na si Jerilyn Villacorta, naglalakad sila ng kaniyang asawa papunta sana sa ospital pero hindi na sila umabot. Doon na sila nakita ng third year nursing student na si Kay Alcantara. Sa tulong ni Kay, naisilang ang bata sa loob ng kalapit na laundry shop. Rumispondi rin ang mga barangay health personnel. Dinala naman sa ospital si Jerilyn matapos manganak. Sabi ni Kay, in-apply niya ang mga natutuhan niya sa kaniyang pag-aaral. Ikinatuwa naman niya ng University of Cebu, Pardo Talisay Campus, kung saan nag-aaral si Kay. Laking pasasalamat naman ni Jerilyn sa pagmamalasakit ni Kay. Congratulations! Pinuri ng English singer, songwriter at Beatles band member na si Paul McCartney ang rendition ni Beyoncé sa kanta ng English rock band na Blackbird. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Paul na kahanga-hanga ang version ni Beyoncé at nakuha nito ang mensahe na naging inspirasyon ni Paul sa pagsulat sa nasabing kanta. Tinawag pa ni Paul na killer version ng rendition ni Beyoncé. Proud din si Paul na magamit ni Beyoncé ang kanta dahil nakakatulong daw ito na mabawasan ang racial tension. So, nagpasikat ng It's Showtime host sa paghuhula ng top answer sa Family Feud. Bago yan na-reveal kung sino nga ba ang mga OG o original host ng Family Feud Philippines. Nagpunta lang talaga kami rito para supportan si Ogie kasi na-miss niya itong show na to. Oh, yeah! Alam nyo, totoo yan! Na-miss ko talaga to. OG! Sinino Ogie ang OG host po ng Family Feud when it was first introduced in the Philippines in 2001. Siya ang nag-introduce ng show na to sa Pilipinas, yeah. Pero hindi na-renew. dahil alam ko na magiging ang inaanak ko magiging host. Ay, yeah. Yes, I gave way. Yes! Ganun dapat. Thank you, Nino. Aww, si OPM icon Ogie Alcase, the first host ng Family Feud Philippines franchise noong 2001. Sa episode kahapon, nagharap ang Team Vice Ganda at Team Ann Curtis. Sa first 2 rounds, ay wagi ang team ni Ann. Pero nakahabol ang Team Vice sa 3rd at final round. Team Vice ang naglaro sa Fast Money round at ang nakuha nilang premyo ay isa-share nila sa Piston Jeepney Drivers. Bukod dyan, may unkabogable surprise din ang Family Feud kay Vice. Anong song ang karaniwang kinakanta sa birthday party? Anne. Happy birthday! Hindi nga! Galing! Alam mo, feeling ko hindi. Tingnan natin. Nandyan ba ang happy birthday? Happy birthday!
It's a prank kasi yung first question. Pa-birthday pala nila yan, Kay Vice. Happy and thankful naman ang mga TV hosts. Kakatuwa naman. Wow, nakakatuwa naman. Ang wish ko, magandang-maganda ang relasyon natin sa ating bagong tahanan sa GMA. At sana nga dumami ng dumami pa ang mapapasaya nating lahat. Sampu na pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Una nag-qualify ang Filipino Olympian pole vaulter na si EJ Obiena. Sa boxing category 3 ang pambato ng bansa. Sila ay sina Ira Villegas, Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshall, at Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio. Lalaban naman sa gymnastics sina Alea Finnegan at World Artistic Gymnastic gold medalist Carlo Yulo. Apat naman ang Pilipinong kalahok sa weightlifting, lalaban sina Rose G. Ramos, Elwin Ando, John Pebuar Ceniza, at Vanessa Sarno. Gaganapin ang 2024 Paris Olympics sa July 26 hanggang August 11. Tutol ang Vatican sa mga batas na nagpaparusa sa mga miyembro ng LGBTQ community. Ayon kay Vatican Doctrine Office Head Cardinal Victor Manuel Fernandez, bagamat tutol ang Vatican sa sex change, hindi raw nila suportado ang pag-criminalize dito na ginagawa sa ilang bansa. Masakit daw para sa Vatican na makitang sinusuportahan ng ilang Catholic group ang mga anti-homosexual law. Noong 2023, sinabi na rin ni Pope Francis na maituturing na injustice ang pagpaparusa sa mga miyembro ng LGBTQ. Kasabay ng paglalayag ng mga barko ng Pilipinas sa tatlo pang bansa sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na bumuntot din ang dalawang barko ng Chinese Navy. May unang balita si Chino Gaston. Noong nakarang linggo, sumama ang GMA Integrated News sa mga dauhan ng PCG, BFAR at mga mangingisdang Pinoy na naglagay ng payaw sa Recto Bank, isang underwater reef formation sa kanluran ng mainland Palawan at bahagi ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit sa Rozul Reef sa Recto Bank, sinalubong na ng China Coast Guard ang mga Philippine vessels na nauwi pa sa palitan ng radio challenge. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Iroquois Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines, a traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to UNCLOS. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Philippine vessel 4409. This is China Coast Guard vessel 21556. Your vessel has entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea. Pinagitnaan pa ng dalawang dambuhal ang barko ng China Coast Guard ng mga mangingisdang Pilipino. Sa huli, nailagay naman ang 10 payaw na nakaka-attract ng mga isda para mas maraming mahuli. Alam naman natin, ang China Coast Guard, makaputulin lang nila to the moment na i-drop natin, a few days tayong umalis. Mm-hmm. So, as we speak, nandun pa naman ang ating 10 payaw. Kompleto pa? Yes, ma'am. Kasunod nito, naglabas ng ulat ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na navigational hazard umano ang payaw para sa maliliit na sasakyang pandagat. Nagdudulot din umano ito ng overfishing at nakakasira rin daw sa mga bahura, bagay na itinanggi ng BFAR. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral kasi naka-float lang naman siya. At nilalagay siya doon sa kung saan makaka-float yung payaw. So usually, hindi ito sa mga coral reefs. So sustainabling pamamaraan, itong paglalagay ng payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay, crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganun. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News.
Nabulabog ang mga residente ng barangay Sipak, Almacen sa Navotas kanina madaling araw. Nawalan kasi sila ng kuryente dahil sa isang lalaki na umakyat sa poste. May unang balita live si James Agustin. James! Igan, halos tatlong oras na wala ng supply ng kuryente ang ilang bahay at establishmento rito sa Navotas matapos nga umakyat sa poste ng kuryente ang isang lalaki. Alas 5:06 ng umaga na matagumpay na mailigtas ng mga tauhan ng BFP Navotas Special Rescue Force ang isang lalaki na umakyat sa poste ng kuryente. Dahan-dahan siyang ibinaba gamit ang boom truck. Dinala siya sa police station para maimbestigahan. Bago mag-alas 2 sa madaling araw na umakyat ang 29 anyos sa lalaki sa poste ng kuryente sa M. Nabal Street na sakop ng barangay Sipak, Almacen. Naglabasa ng mga residente. Pansamantalang pinutol ng Meralco ang supply ng kuryente habang nagpapatuloy ang rescue operation sa mga otoridad. Ilang bahay at establishmento ang naapektuhan, tulad ng bar and restaurant na ito na maagang nagsara. Alarming po kasi ngayon lang po nangyari sa amin yung gano'n, na may taong ano, pati po yung guest namin lumabas kasi nga dahil nga araw. Which is hindi naman talaga nangyayari yun eh. Ang tindahan namang ito 24 oras sanang bukas, pero wala rin supply ng kuryente. Tumumal po kami, halos wala na pong nabili. Itong kalakal po namin kasi razor tapos mga bagay po na pagkain na gustong bumili ng customer na malamig, hindi na po. Tapos ano pa po kami, mga frozen goods po, yung mga karne. Alas 5:19 na ng umaga na maibalik ang supply ng kuryente. Kinonsider natin yung kanyang position kasi high tension wire yung ano. So hindi tayo pwedeng magmadali. Yung dalawang boom kanina na dumating, yun yung isa sa nakatulong sa amin para mapabilis yung pag-grab namin doon sa victim. Ilang beses din daw hinikayat ng BFP ang lalaki na bumaba sa poste pero hindi ito nakinig. Sinasabi po niya kailangan niya daw makausap yung kanyang asawa. Habang kinakausap namin siya, kumbaga para mapasipay lang po siya, trinatry namin yung kanyang asawa, kinokontak through dito sa Messenger or sa Facebook. Samantala, Igan, nananatili sa kusodiya ng Navotas PNP yung lalaki na umakyat sa poste ng kuryente. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito yung imbestigasyon na isinasagawa nila. Yan ang unang balita mula rito sa Navotas City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gising na mga kapuso dahil tuloy ang klase natin today on a holiday. Nagkape ka na ba sa labas? Biglang tumakas sa energy mo, ha? Ang best of switch, eh. At ang subject natin, kasi ito excited ako, swimming with babies. We start them young, ika nga, diba? Ready na to take the class si Jenzel kasama pa ang nagbabalik unang hirit dance diva na si Regine Tolentino with her daughter, Rosie. Class starts now, guys. Oh, it looks That's fun. That's it. Now. I wanna swim. Good luck. Good morning! Good morning! Nandito nga tayo sa iyon sa isang spa and hotel dito sa Pasig City. Nako mga kapuso, mainit-init na nga ang panahon at walang pasok today ha. Kaya naman perfect ang activity natin today dahil magsi-swimming tayo. At syempre, mas pinasaya pa ang swimming natin dahil may kasama tayong mga cute na babies and kids na magsi-swimming lesson. Plus, kasama pa rin nga natin ngayon na nag-e-enjoy si Miss Regine and si Rosie. Hi Miss Regine! Kamusta naman kayo dyan? First time ni Rosie mag-swimming lesson. Pero mahilig talaga siya mag-swim. Are you having fun? You having fun now? Yeah! 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 Nako, parang gusto ko na din mag-swimming mga kapuso ha. Pero ngayon nga, syempre, makakasama natin ang magko-coach sa atin ngayon sa mga babies, sa mga kids na napaka-cute. At sa ating mga kapuso, makakasama natin ngayon ang Chief Operating Officer na si Coach Angelo Lozada. Good morning, Coach! Magandang umaga, Jenzel! Ayan po, Coach. Tanong ko lang po, Coach. Ha. Ano po ba yung mga, ilang taon pala pwedeng mag-start? Kasi may nakikita ko may mga kids eh. Ayan, actually, mixed class na to eh. Mula 6 months old and above, nagle-lesson kami dito sa Bertosada Swim School. Okay, so may mga 6 months pa lang pwedeng mag-start na mag-swimming. So yeah. Ano po yung ginagawa nila ngayon? Actually, since day 1 to, more on water familiarization muna. Okay. Kasi ginagamit namin sa lessons namin yung the power of play.
Ngayon, kala lang nila naglalaro sila pero naka-incorporate yung lessons doon sa ano sa programa namin. Yes, so, tapos ang maganda dito, Coach, parang perfect pagkasama mo yung baby mo. Yes. Kaya tawag namin may baby and me kasi talaga priority namin yung parents talaga humawa. Okay. Kasi ginagawa namin, gusto namin ma-maximize yung connection ng parents sa mga bata para at least mas mabilis matuto. Oo nga, ayan o. Parang yung baby, parang hindi sila umiiyak na tumatakot yeah. Pero first time nila today. First time nila today. At saka if you notice, the younger they are, mas mabilis matuto. Ah, okay. Kasi wala pa masyadong fear eh. Kaya sinasabi namin, as early as possible, expose nyo na sa swimming pool yung mga bata. Okay. Oo nga, no? Better talaga pag baby pa lang o mas bata pa. Oo. Coach, eto, may mga nakikita akong toys eh. Tapos may nilalaro sila ngayon. Ano po yung purpose niyan? Tsaka ano po ba yan? Okay. Kaya sinabi ko ngayon, the power of play. Nilalagay namin yung mga toys para maisip lang, kalan lang games. Ito yung mga common toys na ginagamit nila sa bahay. May mga shape toys sa sinushoot. Ito yung mga stacking toys. And then, may mga balls pa kami. Ito yung mga balls. These are the typical toys na ginagamit nila sa bahay. Ngayon, pagka nag-lesson sila, may incorporate na, oy, ito yung mga toys namin. Ngayon, ginagamit namin yon na pag-distract lang sa kanila. At the same time, natututo sila ng shapes, numbers, colors, hand and eye coordination. Yun yung mga stuff. At saka following instructions. Matutunan to, Coach, hindi lang sa ano, pwede din sa tubig. Yes, parang sinasabi nga namin eh, parang preschool in the pool to. Yes, oo. Oh, ayan nga, oo, oh, natutunan, may ikot-ikot. At maraming singing, if you notice, yung mga songs sa kinakanta nila, yung mga alam nila mga song, like oh, Twinkle Twinkle Little Star, Wheels on the Bus, yun. Okay, ayan, ang cute-cute naman. So sila Mr. Jean, since first time ni Mr. Jean and Rosie, dito yes. Muna sila mag-stay. Yes. Na, Coach. Ito po, ano ito na naman level na to, once I progress, yung mga mas malalaki mga bata, dito naman sila. Okay. Pinapractice naman nila how to hold their breath under the water. Ang pinaka-first kasi kailangan maging comfortable lumubog. Okay, so yung breathing, pinapractice natin dito. Inhale sa bibig. Okay. Tapos ay yung hold nila yung breath nila, tapos lulubog sila. Kasi ang pinaka-importante sa mga bata, natututo sila mag-hold ng breath nila under the water. Okay. Ngayon, pag marunong na sila mag-hold ng breath, mas mabilis silang matututong lumangoy. So pag familiar na sila, pwede na yes. Sila maganyan. Mga 10 seconds, ganun. Yun doon, tinuturo Coach. Rin namin yun doon sa mga babies, how to go under para walang fear. Mm-mm. Kasi gusto namin yung mga bata, in control sila eh. Yes, sila ayaw namin sila i-force. Oh. Gusto namin sila yung mag-isa. Kasi pagka nag-enjoy yung mga bata, ang bilis matuto. Tapos oh. Pagkatapos naman dito sa okay. Sa breathing, i-hold ang breath, dito pwede naman na yung sila floating. Ito, okay. Very, very important na tinuturo namin to. Kasi pagka, kunwari, nasa gitna ka ng dagat, wala kang mapupuntahan, dapat ang gagawin lang nila to save themselves is to float. Okay. Even sa mga adults, tinuturo namin din yung floating na yan. Actually, they are so comfortable. Coach, may mga friends ako na, kahit ka-edad ko na, hindi pa rin marunong mag-floating. Pero believe ako dito sa mga bata kasi kaya-kaya nilang mag-floating ng ganyang edad pa yes, lang. Yes, ang ginagawa kasi dito, progression. Opo. Unti-unti, tapos na pagkatapos ng floating naman nila, yung moving forward na, dito na tinuturo yung moving forward, yung mga so, dog okay. Paddle, everything, ito yung level na yun. Okay, parang survival na to. Survival, kailangan. Actually this is survival already. Oh, survival na din to. Pagkatapos, they teach them how to move forward. Ito okay. Naman yung dog paddle, dito yung mga ano, and then yung mga advanced courses na meron naman. Meron pa doon. Ayun, sige, thank you so much, sir. Nako, ang dami kong natutunan, ang dami palang natutunan ng mga kids dito, no? Yes. At nag-e-enjoy talaga sila. Ayan naman, balikan natin sila, Miss Regine, ngayon. Ayan, kamusta naman po ngayon, Rosie? Saya. I'm so happy kasi parang na-relax siya. It's like playtime rather than like a real lesson. So yes! So ulit ka pa ba, Rosie? Yes? Yes! Oh, up here! Up here! Ayan, ako. Mamaya, marami pa tayong mga gagawing lessons at matututo pa tayo. At mag-e-enjoy pa si Mr. Jean and Rosie. Kaya tutok na kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Una! Kakantaan ni
dito sa tabi. Kailangan natin apalahin yan. Opo. Anyway, hit the jackpot, mga kapuso. This is it. Looking for 5,000 pesos. Dito lang yan. Sa panonood ng unang hirit, malapit ang mapasa kamay na yan. Dahil marireveal na ang ating hot item of the day. Kaloy? Yes. Hit the jackpot. Let's go. Come on, let's do this. I need your help. You need to help carry. Oh, kaya mo na yan. Malakas ka eh. Kung nahulaan nyo na kung ano yan, tawag na sa 0963-349-9694. 5,000 pesos po ang naghihintay sa inyo. Remember, hahabulin niya si Kaloy. Ay! Gusot mayaman. Ah, gusot mayaman. Ayan na. Uy, nag-ano na yung workout natin. Ah! Okay. Alright. Igan, ikaw na muna. Mananatili tayong tagapagtanggol laban sa mga fake news. Lagi akong naniniwala na ang katotohanan ay hindi dapat nakokompromiso. Huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Kasi kung mahalaga yung isang bagay, maghahanap ka ng paraan kahit mahirap. Wala nang masasaya pa pag nagkita namin sa pamamagitan ng inilabas naming kwento na nagkaroon ng pagbabago. I did Lolong. And then ngayon, Black Rider. Hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers as long as nakakatulong ka sa tao, nakakapagbigay ka ng inspirasyon, hero ka na. Sobrang napaproud ako sa pelikula ng Public Affairs kasi gumawa siya ng kasaysayan. And you feel you are responsible for the stories that you tell and therefore you should tell them well in the best way. Yun ang Tatak Public Affairs. Very tempting. Parang ang daling sumabay sa agos ng kung ano ang sikat, kung ano ang viral. Para sa akin, mas malaking issue natin na mag-stick sa mga issues na talagang kailangang malaman ng ating sambayanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mas malaking mission ko, yung ihatid yung tamang balita. Pag sinasabi nilang showbiz, chismis, excuse me, ang hinahatid namin totoong balita based on facts. Pak na pak. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. So, na-curious po ako kasi sabi nyo, di ba, nagsimula yun dun sa tinatawag natin emptiness. Di ba, parang okay na yung mga anak nyo. Di ba, parang yes. Anong gagawin ko? Sa inyo po, ang unique sa inyo, di ba, hindi common, ay, sige, maglo-law ako. Law is one of the hardest studies to do. And the bar exam is one of the hardest exams one can take in their lives. So, di ba, pwede naman po kayong sabi nyo nga, mag-aral ng leisurely, di ba, magbasa ng mga, ng leisurely as well. So, paano nyo po naisipan, sige, kakaririn ko to, kahit mahirap? Kung kasi nung, Doc Anna, nung sabi ko kasi, nung nalaman po yung kursong yan, sabi kasi ng kaibigan, ma'am, mag-aral ka ng law. Nag-aaral na ako ng law, sabi niya. Pero siyempre, bata yun. Sabi ko, oo nga. Kaysa naglalaro ako araw-araw, mag-aral na lang ako ng law, sabi ko. And I have to do it at the shortest possible time kasi late na nga ako. So, kung lalaruin po pa yung pag-aaral ko, it will take me 6 years to 8 years at hindi ko pa matetake one yung bar, it will take another 10 years. What's the use na being a lawyer at such age na 70 na ako? It would be too late na. So, ginawa ko ang lahat ng paraan from day one hanggang ako ay nag-take ng bar para ako ay tatapusin ko lang yung law school ko ng 4 years and then take one sa bar. Ginawa ko lahat-lahat. Pati yung pag-pray ng sagad-sagad sa Diyos sa huling minute ng aking exam. Ginawa ko yun para ako ay magiging abogado. So, I did not waste any time. Pero siyempre, I have obligation, social obligation pa rin to do with my classmates. So, hindi ko sila pwedeng tanggihan pagka nandito sila sa lugar namin. Pero outside, tinatanggihan ko talaga sila. That I have done for 4 years.
lahat i-delegate ko sa aking asawa, ang pagluluto, pagpapakain sa akin. Siya lahat-lahat pagda-drive sa akin. Siya lahat-lahat para magawa ko yung pag-aaral ng todo-todo. Eh, may trabaho din kasi ako, ma'am. So, yung it... by Christian, salamat! Thank you! Kita-kita ulit tayo bukas sa Pambansa Morning Show kung saan lagi una ka sa Unang Hirin! Thank you, everyone!